Nagsimula ang istorya nang ipakita ang mga mandirigma na nakikipaglaban. Para sa isang warrior, ang honor ay makikita sa pakikipaglaban, sa pamamagitan ng valorous na pagkamatay, o kaya noble suicide. Sa kabilang banda naman, isang bata ang nagsabi na tumakas na sila. At ang batang yun, ay naging isang bayani sa pamamagitan ng pagtakbo o pag-iwas sa labanan. Dahil dun siya ay nabuhay, at siya ay naging isang alamat. Pero bago dumating sa puntong yun, bumalik muna tayo sa Kamakura, Japan, sa taong 1333, kung saan may isang pagtitipon. Ipinakilala sa atin si Hojo Takatoki, ang regent ng Kamakura Shogunate. Natuwa rin ang ilang mga tao roon nung makita nila si Takauji, ang batang guardian deity ng Kamakura Shogunate. Paalis na raw si Lord Ashikage Takauji, at kasama ang mga tauhan niya upang sumabak sa isang giyera. Naroon sila upang bigyan ng send-off parade ang mga mandirigma. Ang bayaning si Ashikage Takauji ay ang isa sa mga sikat na characters ng Japan sa panahon ng Nanbokucho period sa kanilang kasaysayan. Gayunpaman, hindi siya ang bida ng kwentong ito. May napansin si Takauji na isang bata naman ang sumisingit upang makalapit sa kanya. Lumakad naman siya papunta sa bata at sinabi niya rito na magaling ito maglaro ng Hide from the Demon at tinawag niya itong Young Lord. Sinabi rin niya na papunta siyang Kyo upang wakasan ang rebelyon ng nakaraang emperor, na si Go Daigo. Kailangan raw malaman ng susunod na henerasyon ang loyalty nila sa Hojo clan. Sumagot naman ang Young Lord na alam niyang maaasahan si Takauji. Ipinakilala ang bata bilang si Hojo Tokiyuki, ang anak ni Takatoki. Sinabi din niya na pinagdadasal niya na gumawa ng mabuti si Takauji para sa prosperity ng Kawamura at ang pamilya ng mga lalaban. Ngumiti lang si Takauji dahil sa sinabi nito. Nagulat naman ang mga mandirigma nung may biglang sumingit na batang babae mula sa crowd at sinabihan nito si Tokiyuki na huwag masyadong purihiin si Takauji, dahil siya ang magiging leader ng Shogunate, at balang araw uutusan at magiging boss din siya nito. Tinawag naman itong Kyoko ni Tokiyuki. Bukod dun, inakbayan ni Kyoko si Tokiyuki, at sinabing tumayo ng matuwid dahil magiging mag-asawa din daw sila paglaki nila. Pero sinagot naman ni Tokiyuki na wala siyang naalala na usapan na ikakasal silang dalawa. Inaya naman siya bigla nito na kumain ng silang dalawa lang. Napansin naman ni Tokiyuki na may paparating na mga tao, at dumating nga ang dalawang lalaki na hinahanap siya, dahil oras na raw para sa archery lesson nito. Nagulat naman itong makita sila, at mabilis naman itong nakatakas. Pilit siyang hinuhuli ng mga lalaki, pero sinabi niya na ipabukas na lang ito, dahil hindi daw maganda ang pakiramdam niya. Tuluyan ang nakatakas si Tokiyuki, at sinabi naman ng isang tao na ang galing tumakas ni Tokiyuki. Habang sinabi naman ng isa na ang skills lang nito ay tumakbo at magtago, at hindi raw ito warrior tulad ni Takauji. Sinabi ng lalaki kay Kyoko na si Tokiyuki man ang tagapagmana ng Shogunate, magiging puppet lang ito tulad ng tatay niya. Matapos yun, makikita natin ang tungkol sa sinasabi ng lalaki. Matagal nang namumuno ang pamilyang Hojo sa Shogunate ngunit hamina na ang kapangyarihan nila. Sa kasalukuyan, mukhang si Takatoki ang may kapangyarihan, pero sa totoo, ang mga adviser niya ang may hawak ng tunay na kapangyarihan. Sinabi naman Kyoko na wala siyang pake kung isang puppet lang ang tatay ni Tokiyuki, dahil mayaman pera nito. Bukod dun, kahit na wala itong talento, at mahina ang loob, at least mabait naman daw ito, at sapat na yun para sa kanya. Habang tumatakas, narinig ni Tokiyuki na pinupuri ng mga tao si Takauji, at sinasabi nila na ito ang perpektong warrior, pagdating sa valor, breeding, lineage, at fame. Wala ni isang samurai sa Kamakura ang makakatapat rito. Samantalang pagdating kay Tokiyuki, walang nag-e-expect mula sa kanya. Ang batang tagapagmana ng Shogunate, na mukhang mahina ang loob at di bagay maging isang mandirigma ay si Hojo Tokiyuki. Nababanggit man ang pangalan niya sa ilang mga libro, pero pagtapos na ang exam, nakakalimutan na ito ng lahat. Gayunpaman, gugulatin niya ang mundo sa panahong ito, at siya ay merong aura tulad ng isang manga shonen hero. Nakatakas na si Tokiyuki mula sa mga guro niya sa pamamagitan ng pag-akyat sa isang puno, at sinabi ng mga ito na pag nagtago si Tokiyuki, siguradong hindi na nila ito mahahanap. Dating araw, pinag-alala nito ang lahat nung dalawang araw siya nagtago sa loob ng isang armor storage box.
Mas madali pa sana kung nag-attend na lang siya ng lessons niya. Sinabi din nila na si Tokiyuki man ang tagapagmana ng Shogunate, pero tamad, duwag, at isa itong pangit na ehemplo. Narinig ni Tokiyuki ang lahat ng mga sinabi nila, at inisip naman niya na tamad at duwag man siya. Pero bakit niya kikilanganin ang kapangyarihan ng pen at sword, eh mahal naman niya ang Kamakura. Gusto niya lang makitang nakangiti at mapayapang namumuhay ang mga tao, at hindi niya kailangan ng status o honor, dahil sapat na sa kanya na mabuhay sa bayang yun. Habang merong mga tao naman daw tulad ni Takauji, walang magiging problema ang Shogunate. Nagulat siya nung may dumating na batang babae, at sinabi nito na hindi naman daw tamad at duwag si Tokiyuki, at aspeto lang naman daw ito ng halimaw na natutulog sa loob niya, at ito raw sinasabi ng pari nila. Nagulat si Tokiyuki na makakita ng Shrine Maiden, at tinanong niya kung sino ito at sino ang pari na sinasabi niya. Ginulat naman si Tokiyuki ng isang lalaki, at sinabi nito na tama raw ang narinig niya na elusive ito. Nagpakilala ito bilang si Suo Yorishige, isang Shinto priest mula sa Shinano Province. Tinanong siya ni Tokiyuki kung kailan pa siya umakyat ng puno, at sinabi ni Yorishige na kanina pa siya naroon. Nakita niya raw ang future at alam niyang pupunta doon si Tokiyuki. Sinabi naman ni Tokiyuki na malinaw ang ilaw na galing kay Yorishige, at nag-sorry naman ito dahil pinanganak daw siyang sacred kaya hindi napipigilan ang paglabas ng kabanalan niya. Kaya naman, ididim niya ang ilaw niya para rito. Pumunta raw siya roon upang ipagdasal ang Kamakura mula sa mga kalaban nito, at kailangan niya mag-report sa tatay ni Tokiyuki ngayong tapos na siya. Ipinakilala niya rin ang Shrine Maiden bilang si Shizuku, and katulong niya, at magaling raw ito sa secret arts at sa mga pang-araw-araw na gawain. Gayunpaman, hindi naniniwala si Tokiyuki sa kanya, at tinanong siya nito kung paano niya alam na aakyat siya ng puno. Sinabi naman ni Shizuku na merong kapangyarihan si Yorishige na makita ang future, ngunit may pagkasloppy ito pagdating sa pagdadasal. Ayon naman kay Yorishige na hindi na yon kailangan sabihin pa ni Shizuku. Ika niya kay Tokiyuki na kung wala itong tiwala sa kanya, mas lalaliman niya pa ang pagtingin sa future nito. Ginamit na ni Yorishige ang kapangyarihan niya na ikinagulat ni Tokiyuki. Sinabi niya na nakikita na niya ang future ng Young Lord at binanggit niya ang mga posibleng mangyari sa buhay nito, ngunit hindi ito naintindihan ni Tokiyuki. Nainis ito dahil hindi niya maintindihan ang sinasabi ng pari. Sagot naman ni Yorishige na kaunti lamang ang nalaman niya, at kung kwento niya daw ang lahat, mawawala ang kasiyahan mula rito. Gayunpaman, kung kasama daw si Tokiyuki sa comedy duo, sigurado raw na hindi siya ang nakakatawa sa dalawa. Bukod doon, nakita niya daw ang mangyayari sa susunod na 2 taon. Kapag 10 taong gulang na raw si Tokiyuki, magiging isang hero ito na yayanig sa kalangitan. Bilang isang Lord of War, matatakot ang iba sa kanya, habang rerespetuhin naman siya ng iba. Siya ang magbabago ng destiny ng Japan. Yun lang daw ang alam niya, pero habang nagsasalita siya, tinakbuhan naman siya ni Tokiyuki. Sinabihan nito ni Shizuku na kung ganun daw kasi ang mga sinasabi niya, hindi talaga magtitiwala si Tokiyuki sa kanya. Ika naman ni Yorishige na malakas nga ang sense of danger ni Tokiyuki. Habang tumatakbo, sinabi naman ni Tokiyuki na hindi sapat ang allowance niya para sayangin ito sa mga manluloko. Tinawag niya itong dummy, at ang makukuha niya lang raw sa kanya ay fake splendor. Gayunpaman, napaisip ito dahil tinawag siyang hero nito, at seryoso ang tingin nito sa kanya. Lipat naman tayo kung saan makikita na naglalaro ng bola si Tokiyuki kasama ang isang bata. Siya pala ang half-brother nito na si Hojo Kunitoki, at sinabi nito sa kanya na mahina na ang tatay nila, at kailangan na niya itong palitan. Sagot naman ni Tokiyuki na si Kunitoki ang mas nakakatanda kaya ito daw dapat ang pumalit sa tatay nila. No thanks, sagot ng kapatid niya. Magkakagulo raw kapag ang papalit ay anak ng isang concubine. Sinabi rin nito na nasa dugo nila ang pagtakas mula sa bagay na ayaw nila, at ika pa ni Tokiyuki na proud pa ang kapatid niya dun. Sinabi ni Kunitoki na naiintindihan niya ang sinabi ni Suo Yorishige sa kapatid niya. Mas magaling naman daw umiwa si Tokiyuki kesa sa kanya at sa tatay nila. At sa tingin nito, sa ilang mga sitwasyon, pwede daw talaga maging isang hero si Tokiyuki. Makikita naman ang pagbagsak ng isang bola at sinundan ito ng pagbagsak ng isang ulo.
malalaman natin na makalipas ng isang buwan, napugutan pala ang ulo si Kunitoki at nagpakamatay naman ang tatay nito. Habang namatay naman sa laban ang weapon masters ni Tokiyuki na sina Kano Saburo at Shio Tajiro. Nagpakamatay din ang vassal of the shogunate na si Setsuno Chikaaki at pinagsamantalahan at pinatay ang anak nitong si Kyoko. Para maging isang hero si Tokiyuki, kailangan mawala muna ang lahat sa kanya. Patong-patong na ang mga bangkay. Makikita natin ang second-in-command ng Shogunate Army na sina Go Itaiki at may tinatanong kung bakit ito nagtaksil sa kanila, ngunit panya na ito sa noo habang nagsasalita. Ang responsable pala para sa pagpatay sa kanila ay walang iba kundi si Akashiga Takauji. Makikita rin na meron din pinatay ang mga kasama nito. Sinabi rin nito na sino ba daw ang mag-raise sa kanya upang maging ruler of all. Bago pa yun mangyari, makikita natin na gulat ang mga tao dahil sa rebelyon ni Takauji. Nakipag-conch aba siya kay Emperor Go Daigo upang labanan ang shogunate at mabilis nitong tinalo ang puwersa ng shogunate sa Kyo. Kasabay nun, sinalakay niya rin ang Kamakura at pinadala niya ang 3 taong gulang na anak niya sa military commander sa Kanto region na si Niteyoshi Seida. At namuno ang batang yun sa ngalan ng tatay niya. Sumikat si Takauji sa Kanto region at mabilis na dumami ang mga sumali sa rebelyon niya. 24 days lang ang nakalipas mula nung pagrebelde ni Takauji at mabilis niyang napatumba ang Kamakura shogunate. Nakita ni Tokiyuki ang nangyari sa bayan niya na ikinagulat niya dahil patay na ang lahat ng naroon, kasama na ang tatay niya. Nang ma-realize ng mga miyembro ng Hojo clan na bumagsak na ang Kamakura, higit 800 sa kanila ang nagsama-sama sa isang templo upang kitilin ang buhay nila. Sa oras na yun, dumating si Yorishige at sinabing nag-intay raw ito kay Tokiyuki. Bago mamatay, sinabi raw ng tatay nito na hindi niya kayang isipin na mamamatay ito. Kaya naman inutusan siya nito na tulungan si Tokiyuki tumakas. Sinabi nito na aalagaan niya si Tokiyuki sa teritoryo ng pamilya Suwa sa Shinano. Nakilala naman siya ni Tokiyuki at tinanong siya nito kung bakit siya nandun. At sagot ni Yorishige na nalaman niyang may posibilidad na sumalakay si Takauji, kaya naghanda siya para kung anumang mangyayari. Inutos ni Yorishige sa tauhan niya na ay secure daw ang daan papuntang Suwa. Sinabi niya na meron daw siyang mga tagusunod at kabayo sa malapit na burol, kaya kailangan na nilang umalis. Tumanji naman si Tokiyuki, ayon rito dapat rin niyang buksan ang tiyan niya tulad ng tatay niya. Sinabi naman ni Yorishige na hindi daw yun pwede, dahil kung namatay daw ito, ano na lang mangyayari sa Japan. Binalik ni Tokiyuki ang tanong sa kanya, bakit hindi raw siya ang magsabi kung ano ang mangyayari. Muli, kung ano-ano na naman sinabi ni Yorishige na hindi maintindihan ni Tokiyuki, kaya pinatigil siya nito. Makikita na nasunog na ang bayan, kasama na ang mga bangkay. Umakyat na ng burol sina Tokiyuki, at mula roon, nakita niya ang pagsakalay sa bayan niya, na tila isang eksena galing impyerno. Ang mga traidor na mandirigma ang nagdala ng pagkawasak sa Kamakura. Sinabi naman ni Yorishige na mahirap paniwalaan na kaya yun gawin ni Takauji. Naalala naman ni Tokiyuki ang mga memorya siya kasama si Takauji, binubuhat pa siya nito dati habang nakangiti. Inisip niya kung peke lang ba ang pagngiti nun sa kanya. Sinabi naman ni Yorishige na makakapaghigantay siya balang araw at ipapahiram nito ang kapangyarihan niya sa kanya. Gayunpaman nagdududa si Tokiyuki sa ngiti niya at iniisip nito na baka paraan lang yun upang maloko siya nito. Pinaalis niya si Yorishige at sinabi niya na ayaw niyang magtiwala sa Peking Shaman. Hindi naman makapaniwala si Yorishige sa sinabi nito, punong-puno nga siya ng kabanalan. Sinabi naman ni Shizuko na ang fraud ay fraud daw, pero sinabihan siya ni Yorishige na dapat daw tinutulungan siya nito dahil pamilya sila. Dagdag pa ni Tokiyuki na hindi na nila kayang ipaghiganti ang tatay niya. Inabot daw si Minamoto Yoritami ng 5 taon para talunin ang Heikei clan pero inabot lang ng 24 days si Takauji upang maghimagsik sa buong bansa. Nung isang araw lang daw, may sinasabi si Yorishige na kung ano-ano tungkol sa pagiging hero, pero para sa mga susunod na henerasyon magagamit lang ang salitang yun sa taong kasing lakas ni Takauji. Sinabi din ni Tokiyuki na isang kahihiyan para sa mga natalo na hindi mamatay. Hayaan na lang daw siyang mamatay nito tulad ng isang mandirigma kasama ang ibang mga tao sa bayan niya.
Dahil dun tinulak siya ni Yorishige mula sa bangin, kaya nahulog si Tokiyuki sa gitna ng mga tauhan ni Takauji, at sinabi pa ni Yorishige na yon ang anak ng Hojo kaya inatake siya ng mga ito. Gayunpaman naiwasan niya lahat ng atake nila kahit na mag-isa lang siya. At habang nanunood si Yorishige, nagawa nitong lumundag-lundag sa mga weapons at ulo ng mga mandirigma, hanggang sa nakatakas siya. Ika naman ni Yorishige na yun daw ang tipo ng sitwasyon kung saan nagniningning ang pagka-hero niya. Finally nakaabot na rin siya sa lugar kung nasaan si Yorishige. Kumapit siya sa balikat nito, at sinabi niya rito na muntik na siyang mamatay. Nakita ito ng mga mandirigma mula sa baba, at nabahala naman si Shizuku. Ayon naman kay Yorishige na kahit gusto nang mamatay ni Tokiyuki, iniwasan nito lahat ng atake ng kalaban, at sinabi din ito na yun ang hero sa loob ni Tokiyuki. Parte daw ng pagiging hero ang pagtakbo at pagtago. Habang nag-uusap ang dalawa, pinapana na sila ng mga mandirigma, pero tuloy parents sila. Kakaiba raw ang survival instinct ni Tokiyuki, at walang tatapat sa talento nito na mabuhay, at nag-enjoy raw si Tokiyuki sa sitwasyong pang life and death. Wika rin ito na madami man ang napatay na mga lord si Takauji, pero may inis at mahihirapan ito kay Tokiyuki dahil kakailanganin ito na patayin ang tagapagmana ng Shogunate, ngunit magaling itong umiwas sa kamatayan. Pumatay si Takauji upang maging hero, samantalang mabubuhay naman si Tokiyuki upang maging hero. Parehas hero pero magkaiba ang landas. Upang makamit ang pagkapanalo, hindi magiging sapat ang pagtakbo at pagtago. Patuloy pa rin silang pinapana pero mabilis silang pinatay ng mga kasama ni Yorishige. Sinabi niyang ang kailangan nito ng mga kasama, military might at wisdom. Ngunit lahat daw yun ay ibibigay nito upang manalo siya. Dagdag ni Yorishige na habang buhay si Tokiyuki, hahanap-hanapin siya ni Takauji upang patayin. Sinakay na siya nito sa kabayo, at sinabing hanggang sa dumating ang oras na mahanap siya nito, kailangan niyang magtago at magpalakas upang matalo ang demonyo na humahabol sa kanya. Sumakay na rin ang kabayo si Yorishige at si Shizuku, at sinabi ni Yorishige na ngayon ang kinabukasan ng Japan ay nakasalalay sa isang laro ng Hide from the Demon. Umalis na sila papuntang Suwa. Tinanong naman ni Tokiyuki kung ano ang gusto ni Yorishige, at ano daw ang makukuha nito mula sa pag-alaga sa anak ng isang fallen house. Sagot naman ni Yorishige na ginagawa niya yun dahil sa loyalty niya sa pamilyang Hojo, pero duda niya na maniniwala si Tokiyuki sa isang fraud tulad niya. Balang araw daw ay ipapaliwanag niya ito sa kanya, pero kapag nakuha na muli ni Tokiyuki ang Kamakura. Sinabi ni Tokiyuki na shameless daw siya dahil namatay ang pamilya niya, at dapat raw ay namatay siya kasama ng mga ito, ngunit salamat kay Yorishige, nabuhayan siya sa ligaya ng buhay. Umiiyak si Tokiyuki at sinabing, panghahawakan niya raw ang mga salita nito. Sagot naman ni Yorishige na pagsisilbihan niya ito kahit hanggang sa kailaliman ng impyerno. Pinunasan naman ni Tokiyuki ang mga luha niya. Tulad ng sinabi ni Yorishige, sa loob ng 2 taon, gugulatin ni Tokiyuki ang buong Japan. Sa panahon kung saan common ang honorable death, iniwasan at tinakbuhan ni Tokiyuki ang mga kalaban niya, at sinubukan niyang talunin ang leader ng mga ito. Doon nagsimula ang punong-puno ng kaganapan na buhay ng elusive samurai prince. Mahimbing na natutulog si Tokiyuki, at nag-uusap naman ang mga alagad ni Yorishige. Pinag-uusapan nila na mahilig raw itong manood ng batang natutulog. Hindi naman makapaniwala ang isa na hindi nito pinalampas ang batang nagluluksa pa sa pagkawala ng angkan niya. Malalaman naman natin na ang taong pinag-uusapan nila ay si Yorishige, na sinabing ang cute raw matulog ni Tokiyuki, at kaya niya itong kainin. Ika rin niya na hindi naman daw makakasama ang isang halik, at sinubukan niya itong halikan sa pisngi. Sa oras na yun, nagising si Tokiyuki, at iniwasan niya ang halik ni Yorishige kaya napatalon siya. Galit na galit siya rito, at tinanong niya kung ano ang ginagawa nito. Sinagot naman ni Yorishige na gising na pala ito, at pinuri niya ang napakagaling nitong footwork. Dagdag pa niya na sa lengguwahe ng Japan sa future, ang tawag raw sa ginawa niya ay Noki Dakiri. Nagulat naman ang mga kasamahan ni Yorishige sa ginawa ni Tokiyuki, habang galit na sinagot nito na wala siyang pake. Sinabi rin niya na hindi yun oras para sa mga pranks. Sabi raw ni Yorishige sa kanya na dadalhin niya raw siya sa teritoryo nito, pero ilang araw na daw silang nagtatago sa abandonadong bahay.
Bukod dun, hindi pa nga sila nakakatakas ng Kamakura. Ayon naman sa mga alagad ni Yorishige, mahigpit na binabantayan ang mga daanan palabas ng syudad, at kailangan daw nilang maghintay hanggang sa gama na ang pagbabante. Sinabi naman ni Shizuko na hindi kailangan mag-alala ni Tokiyuki dahil mukha naman daw silang miyembro ng shrine na nasunog dahil sa suot nila. Ika naman ni Yorishige, merong divine sight ang mata niya, at hindi daw niya nakikitang mamamatay si Tokiyuki dun, kaya kumalma lang daw siya at maghintay. Napaisip naman si Tokiyuki, nung may bigla siyang narinig na mga boses sa labas, at may nakita din siyang mga banner. Na-recognize niya ang mga ito. Malalaman natin na ang mga mandirigma na nangakong maging loyal sa Shogunate ay mabilis na nagtaksil sa Kamakura. Muling naisip ni Tokiyuki ang panahong kasama niya si Takauji. Naging mabait naman ito sa kanya, ngunit sa likod ng ngiti nito, pinaplano na pala niyang wasakin ang Shogunate. Nasulyapan ni Tokiyuki ang mga kasama niya, at inisip niya na hindi rin niya sila pinagkakatiwalaan. Sa kabilang banda naman, naglalaro ng board games ang mga kasama ni Tokiyuki, at sinabi ng isa na binili na nito ang Beanfields ng Shimosa Province kaya doble na ang kita niya. Inisip ni Tokiyuki na hindi yun oras para maglaro, pero mukhang futuristic daw ang nilalaro nila. Sinabi naman ng babaeng alagad na huwag daw itulak ang Poverty God papunta sa kanya, habang sinabi naman ni Shizuko na siya na ang Emperor Poverty God. Si Yorishige pala ang gumawa ng larong ito. Para kay Tokiyuki, mahirap isipin na hindi siya hihiwalaya ng mga kasama niya dahil sa paraan kung paano sila nag-e-enjoy. Bumaba na siya ng support beam, at kinausap niya si Yorishige. Sinabi daw nito na pwede daw gamitin ang talento niya upang tumakas para maipaghigante ang clan niya, at ma-regain ang kapangyarihan sa pamamagitan lang ng paglaro ng Hide from the Demon. Gayunpaman, harap-harapan naglalaban ang mga warriors, at hindi sila nananalo sa pamamagitan ng paglalaro ng games. Tinanong niya si Yorishige kung tingin ito na kaya niya talagang makapaghiganti, at kunin muli ang kapangyarihan. Saysagat na sana si Yorishige, ngunit may narinig silang nag-uusap sa labas, at ang topic nila ay si Kunitoki. Narinig ni Tokiyuki na sinabi ng isa na nakita niya mismo na hinuli at pinatay si Kunitoki. Naisip ng Young Lord ang kuya niya, at lumundag ito para lumabas dahil hindi daw yun pwede maging totoo. Nagulat naman sila sa kanya, at tinanong ng isang lalaki kung sino siya. Wala naman masagot si Tokiyuki. Buti na lang at dumating si Yorishige, at sinabi nito na apprentice niya ito sa Shrine, at meron itong favor ng Hojo Clan. Inisip ni Tokiyuki na imposibleng patay na ang kapatid niya, dahil nabalitaan niya na nakatakas ito kasama ng tito nila. Malalaman natin na ang pangalan ng tito ay si Gode Inmuneshige, at ito ang kapatid ng nanay ni Kunitoki. Ipinakita na kasama nga ni Kunitoki ang tito niya, pero matapos siyang itago nito, sinabi nito sa kalabang ni Teklan kung nasan ito. Dahil dun, pinugutan daw ng ulo si Kunitoki, bagay na ikinagulat ni Tokiyuki. Hindi siya makapaniwala nung sinabi nila na naging masaklap ang pagkamatay ng kuya niya. Inisip ni Godein na makikinabang siya mula sa status ng pamangkin niya, kahit na si Yam na taong gulang lang ito nung pinagtaksilan niya. Dahil dun, maaalala siya bilang isa sa mga worst fiends sa kasaysayan ng Japan. Tinanong naman ni Yorishige kung ano nangyari sa tito, at habang paalis, sinabi ng isang lalaki na umaasa raw ito ng pabuya para sa ginawa niya. Ngunit ayaw rin ang tauhan ni Nita sa kanya, kaya tinaboy nila ito nang walang nakukuha. Sa oras na yon, sumuka si Tokiyuki, at inisip niya na hindi niya kaya ang pagtataksil. Dahil sa pagtataksil ni Takauji, ng mga samurai, at ng tito niya, iniisip ni Tokiyuki na wala na siyang mapagkakatiwalaan. Kaya naman hindi nito napigil ang umiyak. Ginulat ni Yorishige si Tokiyuki, at tinanong niya ito kung napakalma ba ito ng holy light niya, at naiinis na tinanong ni Tokiyuki kung bakit ganun siya kuminang. Pinaalala ni Yorishige na nakikita niya ang future dahil sa divine power niya. Dagdag naman ni Shizuko na roughly lang at rarely niya ito nagagawa. Sinabi naman ni Yorishige na meron siyang future na nakikita kung saan, nakaupo si Godein, na pinapalibutan ng mga kalabang sundalo, at wala itong magawa. Matapos yun, hinawakan niya ang kamay ni Tokiyuki, at sinabing sumama ito at ipapakita niya rito kung paano manalo sa laro. Dagdag pa niya na pwede raw ipaghiganti ni Tokiyuki ang kapatid niya,
at i-take ang first step sa pag-reclaim sa rightful place nito. Sa susunod na eksena, makikita natin na nagkatotoo ang sinabi ni Yori Shige. Kausap ni Godain ang sarili niya, at ikanya na si Kunitoki ang anak ng Regent, at bakit hindi raw grateful ang mga sundalo. Dagdag pa niya na siguro ito ay dahil anak lang ng concubine si Kunitoki, at hindi siguro counted ang anak ng isang kabit. Inisip niya na hindi raw sapat na esugal si Kunitoki, at para manalo siya sa larong yun, kailangan niya ibigay sa kanila ang tagapagmana ng Shogunate. Kumuha ito ng dice at sinabing kaya niya daw yun gawin, at kapag binigay niya sa kanila si Tokiyuki, makukuha niya ang recognition na deserve niya. Malalaman natin na pinapanood pala siya ni Tokiyuki, at sinabi ni Yori Shige na sa oras na napagdesisyonan ni Godain na gawing biktima si Tokiyuki, ang Grady Fiend na yon ay naging isang demonyo, na hahabulin si Tokiyuki hanggang sa dulo ng mundo. Biglang nag-iba ang anyo ni Godain habang hawak nito ang espada na merong patong-patong na dice sa dulo. Ang laro ay Nanboku Chotag, at ang kalaban ay ang Demon of Dice, na si Godain Muneshige. Habang hawak ang espada sinabi ni Yori Shige na ngayon, tatalunin nila ang demonyong humahanap kay Tokiyuki. Balik naman tayo kay Godain, tumayo ito nang marinig niya na tumakas papuntang Suwa si Tokiyuki kasama si Yori Shige. Gayunpaman, mahigpit raw ang bantay sa daan papunta rito kaya malamang sa malamang, nagtatago lang ito, at naghihintay ng chance upang tumakas. Kaya naman lumibot ito at sinabing pinanganak din daw siya sa Kamakura, kaya alam niya kung saan ang mga lugar na pinakamagandang taguan. Di nagtagal, nahanap niya rin si Tokiyuki. Nakita niya itong nakatayo sa bato, at nakatingin sa kalangitan habang lumuluha. Pagtingin sa gilid, napansin ni Tokiyuki na nahanap na siya ng tito niya, at mukhang tuwang-tuwa ito na mahanap siya. Hindi siya makapaniwala nang tawagin niya ang pangalan nito. Lumapit itong lumuluha, at nagkunwari itong concern sa kanya. Tinanong pa nito kung nahiwalay ba siya kay Yori Shige. Dagdag pa nito na huwag nang mag-alala si Tokiyuki, at umalis na raw sila roon. Hinawakan ni Tokiyuki ang espada niya, at tinanong ang tito niya kung bakit nito trinidor si Kunitoki. Biglang inambush ng mga alagad ni Yori Shige si Godain, at umatake mula sa likod. Gayunpaman, na-block nito ang atake ng dalawa na ikinagulat nila. Sinabi ni Godain na alam na daw niya kung ano ang nangyayari. Alam daw ni Tokiyuki kung ano ang ginawa niya, at inexpect nito na hahanapin niya ito kaya naghanda ito ng ambush attack. Dagdag pa nito na magaling umarte si Tokiyuki, at hindi niya inaasahan na magiging kanang ang isang bata. Gayunpaman, nagkamali daw si Tokiyuki. Hinubad nito ang robe niya habang kagatang espada, at sinabing pinaalaga si Kunitoki sa kanya hindi lang dahil sa status niya bilang importante siyang retainer, o kaya dahil siya ang tito nito. Pinutol niya ang isang puno at sinabing ginawa raw siyang tagapag-alaga nito dahil sa skill niya bilang isang fighter. Dagdag pa niya na papatayin niya ang dalawang alagad ni Yori Shige, tapos puputulan niya ng binti si Tokiyuki, at makakaangat na siya sa laro. Hinanda na ni Tokiyuki ang espada niya. Nakast na ang dice, isabay itong vicious battle, o isang sport lamang. Sa gitna ng lahat ng ito, pinapanood ni Yori Shige ang laban ng magtito. Ang survival ni Tokiyuki ay nakasalalay sa isang laro ng hide from the demon sa mga oras na ito. Matapos yun, iniangat na ni Godain ang espada niya, at swinging kay Tokiyuki, kung saan nagawa yung mas alag ni Tokiyuki, pero dahil sa lakas nun napatalsik parent siya. Paasar naman na sinabi ni Godain na ano ang problema ni Tokiyuki, dahil nasa harapan na nga niya ang kalaban ng kanyang kapatid. Dahil dun ay sinubukang sumugod ng lalaking alagad ni Yori Shige, habang sinasabi kay Godain na lumayo ito sa Young Lord. Gayunpaman, walang ka-effort-effort na na-block ni Godain ang atake nito gamit ang isang upward slash na nagpatalsik rito. Hinarangga naman ng babaeng alagad si Tokiyuki at sinabihan niya ito na manatili sa kanyang likod, ngunit tulad ng lalaking alagad, ay madali itong pinatalsik ni Godain. Habang patuloy nila yung nilalabanan, napaisip ang lalaking alagad na ang lakas ni Godain at wala itong iniiwang openings, habang ang babaeng alagad naman ay iniisip na sa sobrang busy niya na protektahan si Tokiyuki at ang sarili niya, ay hindi siya maka-atake. Habang pinapanood ang nangyayari, kunestyon naman ni Tokiyuki kung ano ang pinaplano ni Yori Shige. Inisip niya na mas malakas ang mga alagad ni Yori Shige sa kanya,
Pero matanda ang kalaban ng dalawa, at bukod dun, di nagtagumpay ang surprise attack nila, kaya inisip niya na hindi sila mananalo dun. Sa kabilang banda naman, natawa lang si Gaudin sa sneak attack ng tatlo, at tinulak niya sa tabi ang dalawang alagad habang iniisip na, who cares? Habang sumusugod papunta kay Tokiyuki, inisip niya na ang mabilisang pag-adapt sa mga pangyayari ay ang kanyang kalakasan, at trinidor pa nga niya ang kanyang sariling pamangkin para mabuhay. Sinabi pa niya kay Tokiyuki na wag na daw niya pahirapin ang sitwasyon, dahil yung kapatid niya nga raw ay hindi na lumaban. Bigla naman tayong pumunta sa panahon na tinutukoy ni Gaudin. Dito, tinatanong siya ni Kuni Toki kung bakit kasama nito ang mga kalabang sundalo, at kita rin dito ang hugis demonyong anino ni Gaudin, na nagpapakita ng masamang intensyon niya. Habang pinapaliwanag niya na winasak ng Ashikaga ang Shogunate na nagsanhi ng Time of Chaos, ay ipinakita dito kung paano walang tigil na binugbog ni Gaudin ang pamangkin niya sa harapan ng mga sundalo, at matapos yun, ipinakita niya pa ito na parang isang tropeyo sa mga ito. Sinabi din niya dito na na-overturn na ang board game, at ang sinumang mabilis kumilos ang siyang makakaligtas. Bumalik tayo sa kasulukuyan at patuloy ang pag-atake ni Gaudin kay Tokiyuki, at isinisigaw na remnant lang ito ng nakaraan, kaya sumuko na ito para sa kanyang advancement. Tinawag naman ni Yori Shige ang mga alagad niya, at dito natin nalaman ang pangalan nila, na Kojiro at Ayako, nang paatrasin niya ang mga ito. Ikinagulat ito ng dalawa, at kumontra pa si Ayako kung seryoso ba siya, dahil kinakailangan daw nilang protektahan ang Young Lord. Sumagot si Yori Shige na wag na daw, at pumunta na raw sila sa tabi niya. Itinuro niya ang magtito, at panuorin raw nila ng mabuti kung sino sa dalawa ang tunay na may kapangyarihan na mag-adapt sa ganong sitwasyon. Tuloy ang pag-iwas ni Tokiyuki sa mga atake ng tito niya, at hindi man lang siya kumukurap dito kahit na sobrang lapit na ng espada sa mukha niya. Bilib na bilib si Kojiro sa nakikita niya, at sinabi niya na ang bilis daw umiwas ni Tokiyuki sa mga atake, at ika naman ni Shizuko na natutuwa pa nga raw ito. Dagdag pa ni Ayako na hindi raw natututunan ang ganang mga galaw sa training, at naisip niya pa na ang elusiveness nito ay heaven sent. Sinabi naman ni Yori Shige na hindi duwag si Tokiyuki, at nag-enjoy lang raw ito sa pagtakbo, kung saan tinanong naman ni Kojiro kung ganun ba raw umakto ang isang warrior. Makikita natin na may pakpak na tila ibon si Tokiyuki, habang pinapaliwanag ni Yori Shige na isang maling galaw niya ay magdudulot ng fatal injury, at kapag nahuli naman siya, kamatayan agad ang abot niya, at dahil sa monstrous survival instincts ni Tokiyuki, na-enjoy niya ang gantong mga pagsubok mula sa kalaliman ng puso niya. Dagdag pa ni Yori Shige na pero ang pinaka nakakabilib pa ay bukod sa talentong yun, normal na tao lang si Tokiyuki. Kahit na tumatakbo raw si Tokiyuki, hindi niya raw iiwan ang laban para maipaghigantay ang kuya niya. Ayon kay Yori Shige, nung nakita niya raw ito nung mga panahong mapayapa pa ang Kamakura Shogunate, ay prangka at mapagpakumbaba daw ito. Bukod dun, mabait, considerate, at ayaw nito makipag-away. Ngunit gayunpaman, ang nag-iisang shortcoming nito ay, ang bad habit ng pag-skip ng lessons niya. Normal na bata si Tokiyuki sa halos na lahat ng aspeto, pero sa laban, isa itong thrilling beast na nililibang ang sarili sa pamamagitan ng pakikipaglaro ng taya-tayaan, laban sa mga mababagsik na kalaban. Tinanong naman ni Yori Shige ang tatlong alagad niya kung hindi ba sila mag-enjoy na pagsilbihan ng isang lord tulad ni Tokiyuki, kung saan sinabi ni Kojiro na hindi pa raw siya nakakarinig ng isang general na proud sa pagtakbo, at mukhang fan naman daw yon dahil sa sinasabi ni Yori Shige, kung saan sumang-ayon naman si Shizuko sa kanya, at sinabi ni Ayako na sana maging magkaibigan daw sila. Matapos yun ay pinabalik na ni Yori Shige ang dalawa sa laban, at sinabihan niya ang mga ito na hindi nila kailangan protektahan si Tokiyuki, at magtiwala raw sila sa kakayahan nito umiwas. Gayunpaman daw, pagdating sa opensa, sobrang hina nito, kaya gumawa raw sila ng opening upang maka-atake ang Young Lord, at sumugod na ang dalawa. Balik tayo sa laban ng magtito, at naiiritang sinabi ni Gaudin kay Tokiyuki na tumigil na ito sa pag-iwas. Para kay Gaudin, ang pinaka nakakainis sa kanya ay kung paano nakakaiwas si Tokiyuki, at halos hindi ito umaatake, gayunpaman ang mga mata niya ay nagdadalangan ng uneasiness sa kanyang pakiramdam. Kahit na sinong pinaka-formidable warrior daw ang patuloy na magtago at tumakbo sa batang ito, mahahabol rin sila ni kamatayan sa huli.
Biglang may napansin si Godain at lumalabas na muling umatake ang mga alagad ni Yorishige, kaya napilitan siyang dumpensa. Natulala naman si Tokiyuki, at sinabihan ni Kojiro si Eiko na i-force back si Godain papunta kay Tokiyuki upang mapatay niya ito o kaya patuloy na umiwas. Nagpatuloy ang dalawa sa pag-atake, at unti-unti na nilang napapalapit si Godain kay Tokiyuki. Imbis raw na protektahan si Tokiyuki mula sa kalaban nito, dadalhin nila ito sa kanya. Nawala na ang ngiti sa mukha ni Godain habang sinasabayan ang dalawang ito, at nasipa pa siya sa likod ni Ayako, kaya napadapa siya. Sinubok ang tumayo ni Godain, habang tinatawag silang demonyo, pero tinapakan ni Kojiro ang kamay niyang may hawak sa espada bago niya pa yun magawa, at sinabihan nito si Tokiyuki na umatake na. Na-touch si Tokiyuki sa ginawa ng dalawa, at naghanda na siya umatake. Lumundag siya habang iniisip ang kanyang kapatid, tatay, at ang mga taga-Kamakura, at habang ginagawa niya yon, iniisip niya na hindi sapat na pugutan ng ulo ang tito niya, pero at least magiging magandang souvenir ito sa daan papuntang kamatayan. Habang naghahandang pugutan ng ulo ang tito niya, naalala ni Tokiyuki na sinabi ng kuya niya na pwede siyang maging hero, at tinuluyan na niya ang pagpugot sa ulo ng tito niya, na nagmukhang ulo ng demonyo. Sa sumunod na eksena, pinagpatuloy nila ang paglakbay papunta sa lugar ni Yorishige. Tinanong pa nga ni Ayako kung tama daw ba ang dinadaaran nila, at sumang-ayon pa dun si Shizuku na pinaliwanag na diretso lang ang daan kung saan wala ng mga kalaban. Kinamusta naman ni Yorishige si Tokiyuki tungkol sa pagkumpleto ng unang laban nito. Sinagot ng Young Lord na hindi daw siya sigurado, dahil umiwas-iwas lang daw siya hanggang sa may opening upang atakihin ang tito niya. Pinasalamatan niya silang lahat, at nginitian naman siya ng mga ito. Sinabi ni Yorishige na dalawa lang daw ang kailangan para manalo sa larong Hide from the Demon. Maging valuable general daw si Tokiyuki na pinaprioritize sa laban, at mga maaasahang mga kakampi na maging katana niya. Para ma-maintain daw ang mga ito, huwag lang raw mawawala ang pride niya bilang natitirang survivor ng Hojo Clan, at maging inspiring na example siya sa ibang tao. Kapag ginawa niya raw yun, kakayanin niyang talunin ng kahit na anong demonyo, kung saan napalunok dun si Tokiyuki. Sinagot ni Tokiyuki na naiintindihan niya yun, at lalaban raw siya dito. Tumayo siya sa isang bato, at sinabing babalik siya ng Kamakura balang araw para talunin ng Ashikaga, habang binabato ang katana niya. Natuwa si Yorishige sa sagot niya, pero meron pa daw isang bagay. Nakita niya raw ang future, at magsasanhi daw ng problema ang pagbato niya ng kanyang katana, at biglang lumabas ang isang lobo, na nasaksak ng binatong katana ni Tokiyuki. Sinubukan makipagbati ni Tokiyuki sa lobo, pero nagalit pera nito, kaya tumakbo na lang siya para iwasan ito. Nakita ng mga kasamahan ni Tokiyuki ang nangyari, at sinabi ni Eiko na nagpawis raw sila ng dugo para mag-clear ng path, pero dumiretso lang si Tokiyuki. Walang nasagot si Yorishige, at tinanong naman ni Kojiro kung hindi ba daw kaduwagan ang biglang pagtakbo na lang. Matapos iyon ay pinaliwanag dito na taglay ang dakilang tadhana sa kanyang maliit na katawan, bahagyang nakaligtas si Tokiyuki sa pagkawasak ng Kamakura, at idinagdag dito na ang batang ito ay magpapayanig sa lupain at lalago sa bagong mundo na ito. Sa susunod na eksena, mukhang naiinis si Tokiyuki habang pinapakilala ang sarili niya. Nung isang araw lang daw, nawasak ang bayan at buong angkan niya. Makikita naman natin kung bakit naiinis ang Young Lord. Pinapalibutan siya ng mga babae habang siya ay kumakain, at sinabi ng isa na ang cute niya. Pinapakain naman siya ng tipaklong ng isa dahil malalaki raw ang nahuli nito, habang inaaya naman siya nung isa na gumawa ng bagay na ikakasaya ng dalawang tao, at dadalhin daw siya nito sa paraiso. Dahil rito, tumakbo si Tokiyuki, at inisip niya na bakit raw ang unang bagay na sasalubong sa kanya sa umaga ay mga shrine maidens na pinapakain siya ng mga insekto at inaaya siya na magpakasaya. Habang tumatakbo, may natapakan si Tokiyuki, na nagpatamba sa kanya, at habang nangyayari yun, binati naman siya ni Yorishige. Dagdag pa ni Yorishige na ang sigla ni Tokiyuki, kahit na muntik na itong mamatay kahapon. Galit na naman si Tokiyuki, at tinanong niya si Yorishige kung ano ang ginagawa ng mga maiingay na shrine maidens dun. Sagot naman ni Yorishige na inutusan niya ang mga ito para pag-aanin ang loob nito sa pamamagitan ng almusal at init ng katawan.
Tinanong din ni Tokiyuki kung ano naman ginagawa ng butas kung saan siya nahulog. Ika ni Yorishige na pitfall daw yun, at nakita niya ang isang future kung saan tatakas ang Young Lord papunta sa direksyon na yun. Habang nagsisilite ito, iniisip naman ni Tokiyuki na nagsisinungaling parent siya tungkol sa visions niya sa future. Balik tayo kay Yorishige, at sinabi niya na punong-puno ng divine presence ang lugar na yun kaya dun pinakamalakas ang holy power niya. Dagdag pa niya na kahit saan pumunta si Tokiyuki, agad niya itong malalaman. Kung tutuusin naman, nasa hardin niya sila nakatayo, at teritoryo niya yun, dahil yun ang Suwo Grand Shrine. Malalaman natin na ang Suwo Grand Shrine ay matatagpuan sa Shinano Province, at isa ito sa mga pinakamatandang shrine sa Japan. Si Hojo Tokiyuki ay ang batang maharlika na mula sa lugar na winasak, at taong nag-aalaga rito ay si Suwo Yorishige ay ang High Priest ng Suwo Grand Shrine. Sinabi ni Yorishige na walang oras na pwedeng sayangin ang taong simbolo ng muling pagkabuhay ng Kamakura, at sisimula na daw ni Tokiyuki ang mga lessons niya sa martial at academic arts na ikinagulat ng Young Lord. Inisip naman ni Tokiyuki kung seryoso ba ito, at hindi pa daw siya ready para dun, kaya tatakas na lang siya. Gayunpaman, muli siyang nahulog sa isa sa mga pitfalls ni Yorishige, at sinabi nito na pangalawang beses na raw yun, habang siya ay tumatawa. Dagdag pa nito na sa future raw, ang tawag sa repetitive joke tulad nun ay tendon, dahil kukuha raw ng 2 piraso ng tempura shrimp mula sa rice bowl, at hindi ito nakakatawa kapag nangyari ng higit sa 2 beses. Naiinis na sinagot naman ni Tokiyuki na wala siyang pake, at alisin na siya mula roon. May nag-sorry naman kay Tokiyuki, habang inaabutan nito ng hagdanan. Malalaman natin na si Shizuku pala ito, at laging ganun raw si Yorishige, at ginagawa nito ang gusto niya ayon sa mga moods niya. Dagdag pa niya na baka magsabi raw ito o gumawa ng mga bagay na kabali-baliwan, pero wala itong masamang intention kaya huwag raw siya mag-alala, at sinagot naman ni Tokiyuki na hindi daw yun comforting, habang siya ay umaakyat ng hagdanan. Tumingin si Tokiyuki sa direksyon ni Yorishige, at naisip niya na nagpapasalamat siya rito sa pagligtas ng buhay niya, pero kwinestyon niya kung may realistic plan ba ito para sa kinabukasan. Bukod dun, mas maliit ang shrine nito kesa sa Surugaoka Hachimango Shrine sa Kamakura, kaya mahirap na maniwala na meron si Yorishige ng lahat ng mga bagay na kikilanganin niya upang talunin si Ashikage Takauji, at kunin muli ang Kamakura. Sa susunod na eksena naman, makikita natin ang isang lugar na puno ng mga pitfalls. Tinanong ni Kojiro kung tumatakas parent si Tokiyuki, at ika naman ni Ayako na pagod na raw siya maghukay ng mga pitfalls. Walang nasagot si Yorishige sa dalawa, at dagdag pa ni Kojiro na spoiled daw si Tokiyuki bilang tagapagmana ng Shogunate, kaya tinatakbuhan ito ang lahat ng mga bagay. Sinabi ni Yorishige na hindi daw patas yun, dahil sa puso, pure at earnest ito. Inasahan lang daw nito na maging isang puppet ruler kaya hindi siya nakagawa ng goals para sa sarili niya. Dahil dun, hindi niya na-recognize ang kahalagahan ng paglalapat ng sarili. Dagdag pa nito na kung meron daw nagkulang, siya yun, dahil hindi pa raw niya napapakita sa Young Lord na may kakayahan siya na tulungan nito na makamit ang mga pangarap nito. Umuulan na, at sinabi ni Tokiyuki na hindi daw nila iisipin na tumatakas siya sa oras na yun. Mag-aaral daw sana siya ng tactics pero ba't pa daw siya mag-aabala eh hindi naman daw yun magagamit ng isang tao tulad niya. Sa oras na yun, manakita siyang tao na nakatayo sa harap niya. Si Yorishige pala ito, na nakangisi. Sinabihan niya ito na ayaw na niya sa mga pitfalls, at kaya niya daw gawin ang gusto nito nang hindi nag-aaral. Kahit na natatalo na ang mga sundalo nito, ang kailangan niya lang naman daw ay tumakbo mula sa kapahamakan. Sagot naman ni Yorishige, na nangangako siya sa mga Diyos na hindi posibilidad ang pagkatalo. Tutal naman daw, siya mismo ay isang Diyos. Natulala si Tokiyuki, at inisip na worst of the worst si Yorishige, at totoo nga ito. Ika naman ni Yorishige na pinipigilan siya ng ulan na may ipakita kay Tokiyuki. Sagot naman ng Young Lord na wag na daw ito mag-abala, at nangako itong magiging mas mabait na. May napansin din siya sa oras na yun, at makikita nating sinasabi ni Yorishige na papaalisin niya ang ulan na ikinagulat ni Tokiyuki. Makikita natin na kinokontrol ni Yorishige ang tubig ulan, at malalaman natin na sa panahong yun ng kasaysayan ng Japan,
naniniwala ang mga tao sa Arahitegami, mga taong sinasamba bilang Diyos, at tatlo sa kanila ang pinakakilala. Isa doon ang Emperor sa Kyu, isa pa ay ang High Priest ng Azumo Grand Shrine, at ang huli ay ang High Priest ng Suwa Shrine. Ginampanan ng taong yun ang tungkulin bilang general, pari, at Diyos. Siya ay isang feudal lord of exceptional status. Binanggit ni Yori Shige ang mga salitang hip-hip na sinagot ng Vera ng madaming mga tao. Malalaman natin na tumira ang isang Diyos sa loob ni Yori Shige, na si Suwa Myojin, kaya sinamba siya ng mga tao sa region na yun. Dagdag pa ni Yori Shige na agad nagtipon-tipon ang mga tao nung pinatawag niya sila nung umagang yun. Sila daw ay mga mandirigma ng Suwa na sumasamba kay Suwa Myojin, at ang pananampalataya nila sa kanya ay ang nagbibind at nagbibigay ng lakas sa kanila. Matapos yun, tinanong ni Yori Shige si Tokiyuki kung naniniwala na ba ito sa kanya, at meron daw itong Diyos bilang kakampi. Isang salita niya lang, ay magsasama ng 10,000 mandirigma. Dagdag pa niya na kapag raw nakuha ni Tokiyuki ang mga qualities ng isang hero, at kumampi sa isang Diyos, magkakaroon daw siya ng mga mandirigma na mas marami sa number na binanggit niya. Tinanong naman niya si Tokiyuki kung ano ang gagawin nito ngayong araw, ngunit mukhang nahihiya ito at walang masagot. Matapos ang ilang sandali, sinabi nito na babalik raw siya sa mesa niya at mag-aaral. Nasaktan naman si Tokiyuki sa ginawa niya, at tinanong nito kung bakit ang gaspang ng balat nito. Nasaktan naman si Tokiyuki sa ginawa niya ang tinanong nito kung bakit ang gaspang ng balat nito. Naisip ni Tokiyuki na paniwalaan na si Yori Shige, dahil tulad ng sinabi nito, gagawin daw siyang hero nito balang araw. Pinaalis na ni Yori Shige ang mga tao dahil pumayag na daw si Tokiyuki sa gusto niya, na ikinagulat ng Young Lord. Naiinis na sinabi ng mga tao na ang saklap daw ng paghihintay sa ilalim ng ulan, at dagdag pa ng isa na pinalayo silang mga magsasaka mula sa mga palayan. Sinabi naman ng isa na naaawa siya kay Tokiyuki dahil mahirap siguro makasama si Yori Shige. Naiinis naman na sinabi ni Tokiyuki na bigla raw nawala ang sigla ng mga tao, at sinagot naman ni Yori Shige na hindi naman daw kayang ma-maintain ang maximum religious fervor sa lahat ng oras. Matapos yun, inaya na ni Yori Shige si Tokiyuki mag-aral, dahil lagi raw tumutupad ang isang mandirigma sa mga sinabi nila, pero nangangatwiran ang Young Lord na niloko siya nito. Kinakagat ni Tokiyuki si Yori Shige, at malalaman natin na si Yori Shige ang nakakaintindi kay Tokiyuki higit na kanino pa, at pinakita niya rito ang daan papunta sa future, kaya nagkaroon ito ng impluensya sa bata na hindi kayang sukatin. Ang pagiging isang hero ay nagsisimula sa pagpapatalas ng ngipin sa isang Diyos. Malalaman natin na ayon sa pagkwekwento ni Tai Heiki tungkol sa mga panahong yun, malakas ang kapangyarihan na ipinagmamayabang ng Hojo Clan, pero madali itong winasak sa loob ng 43 araw lang. Isa itong nakakamanghang coup d'etat na sumunod sa isang script na sinulat ng isang genius. Pinabaksak ni Ashikage Takauji ang Kamakura Shogunate at nakatanggap ito ng magandang pagtanggap sa kabisera na Kyoto. Para kay Emperor Go Daigo naman, at sa mga miyembro ng Imperial Court, na kami na sa ilalim ng pamamalakad ng Kamakura, ang batang hero ay isang tagapagpalaya. May isang lalaki naman na kumikinang ang mga mata na pumuri kay Takauji, at malalaman natin na si Emperor Go Daigo pala ito. Sinabi niya kay Takauji na ipinagkakaloob niya rito ang paggamit ng isang karakter mula sa dati niyang pangalan, at inutusan na niya ito na isulat na ang pangalan nito gamit ang kanji para sa salitang exalted. Sumagot naman si Takauji na honored siya, at nagpasalamat ang Emperor sa kanya dahil bumalik na rito ang kapangyarihan. Dagdag pa nito na kung gusto raw nito ng pwesto sa korte niya, magsabi lang raw ito. Sinabi ni Takauji na simpleng sundalo lang siya, at hindi siya karapat-dapat para sa isang pwesto roon. Ika rin niya na ang mga retainers niya ang mahusay sa wisdom at valor, at matutuwa raw siya na makita sila sa bagong administrasyon. Namangha ang mga tao sa sinabi nito, at may nagsabi pa nga na inisip niya daw na ang mandirigmang umasak sa Kamakura ay mukhang isang demonyo, ngunit ang genial smile daw nito ay nakakainit ng puso. Ika pa nga ng isa na walang duda daw na tao ito, at sinabi ng isa na masyadong mapagpakumbaba raw ito para hangarin ang kapangyarihan para sa kanyang sarili. Dagdag pa nito, na deserve nga nito ang tiwala nila. Natupad na ang panalangin ng Makado,
isang lamamang salita para sa emperor, imbis ang dasal ng shogunate, at ito at ang mga maharlika muli ang namamahala sa kalupaan. Sa susunod na eksena naman, sa isang bahay, pinupuri ng isang lalaki na nagngangalang Kono Morunao, isang Ashikaga steward, si Takauji. Sagot naman nito na ang retainers niya daw ang kayamanan niya, at pinakiusapan niya rin ito na siguraduhin na ayos ang lahat. Tinanong ni Takauji si Morunao ng, "Is there something wrong?" Wika naman nito na pinagsisilbihan niya raw ito simula ng bata pa ito, at nung mga nakaraan daw, parang nawala ang humanity mula sa ngiti nito. Habang lumuluha ng nakangiti, sinabihan siya ni Takauji ng nonsense. Makikita naman natin na napalitan na ng madaming maliliit na mga mata ang mata ni Takauji, at sinabihan nito si Morunao na ibigay raw nilang lahat ang buong suporta nila sa Mikado. "Yes, Lord," sagot ni Morunao, at malalaman natin na unti-unting kumalat si Ashikage Takauji at ang kanyang mga tauhan sa buong pamahalaan at sinimula nilang sirain ito mula sa loob. Sa susunod na eksena naman, makikita natin na tinatanong ni Yorishige si Tokiyuki kung nasaan ay nabay ito sa buhay sa Suwa. Dagdag pa niya na kailangan raw paramihin ng Young Lord ang mga kakampi niya sa pamamagitan ng pagtitipo ng mga retainers sa kanyang tabi. Tinanong naman ni Tokiyuki kung ano ang mga retainers, at pinaliwanag ni Yorishige na ang mga ito raw ay mga tagasunod na may military skill, at magbabuhis ng buhay para lumaban para sa master nila. Ang kapangyarihan daw ng isang lord at nakasalalay sa lakas ng mga retainers nito. Sa kasamaang palad daw, namatay ang malalapit na pamilya at vassals ng young lord kaya kailangan nito muling buuin ang suporta nito. Walang nasagot si Tokiyuki sa kanya, at sinabi naman ni Yorishige na hayaan raw siya nito na muling ipakilala ang tatlo sa kanya. Una si Kojiro, at isa raw ito sa pinakamabangis na swordsman sa generasyon niya, at balang araw, mamumuno siya ng isang army. Sumunod naman si Ayako, at sobrang lakas daw nito, at talentado pagdating sa arts. Bukod dun, ito daw ay isang binjo sa harapan. Ang binjo ay parang katulong sa panahon ng Middle Ages, at lumalaban pa ang iba. Ang huli ay si Shizuku, ang quick-witted wielder ng secret arts. Bilang katulong, siya daw ang namamahalaga sa bahay. Silang tatlo daw ay kasing edad ni Tokiyuki, pero walang alinlangan niyang irerekomend ang tatlo sa young lord. Makikita naman natin na gulat si Tokiyuki na kaedad niya lang si Ayako dahil ang laki raw nito, at tinanong naman siya nito kung mahilig ba raw siya sa malalaking babae. Dagdag pa ni Yorishige na sana makilalala raw ni Tokiyuki ng mabuti ang tatlo, at malaman kung paano sila gamitin ng epektibo. Kapag pinalaki raw sila bilang pamilya, magiging matatag na kasama ni Tokiyuki ang tatlo. Sinabi rin ni Yorishige sa young lord na kapag naka-encounter ito ng bukod-tanging individual, kailangan nito na imbitahan sila na maging retainer niya. Ika pa ni Yorishige na sa future, ang tawag raw sa mainstream predictable plot developments na yun, ay Odo Tenkai, at sinagot naman siya ni Tokiyuki na wala itong pake. Sa sumunod na eksena, makikita natin ang mga isdang iniihaw, at tinanong ni Kojiro si Tokiyuki kung ano daw ang gagawin nila, dahil tutuperan daw nila ang hiling nito. Tinanong naman ni Tokiyuki na kung pwede ba daw niya hilingiin ang kahit na ano, at sinabi naman ni Ayako na pwede daw dahil retainer sila nito. Nag-isip si Tokiyuki, at maya-maya, inaya niya silang maglaro ng taya-tayaan. Agad na tumanggi si Kojiro sa hiling niya dahil mabilis daw itong makakatakas, at dadagpa ni Ayako na nakakadismaya raw ang sigla nito sa paktakas, na ikinagulat ng young lord. Sinuggest naman ni Kojiro na kung maglalaro daw sila, pumasok daw sila sa bahay ng mga traidor na Ashikaga warriors at tumae sa sahig nila. Ika naman ni Ayako na mag-push ups na lang daw sila hanggang sa may mamatay, habang ang suhestyon naman ni Shizuku ay magpasok ng mga holen sa bahay ng mga langgam. Gulat na gulat si Tokiyuki sa mga sinabi ng mga retainers niya. Nag-suggest naman si Ayako na mag-hunting daw sila, dahil masaya yon at manganda pang training. Tinanong naman ni Tokiyuki kung okay lang ba pumatay ang mga shrine attendants, at sinagot naman ni Shizuku na si Suwa Mayojin ay Diyos din ng pag-hunting, kaya pwede nila hulihin at kainin ng kahit na ano. Tinawag na weirdo ni Tokiyuki si Yorishige, at sinabing namumuhay raw itong parang Diyos at mahilig sa hunting. Makikita naman natin ang isang kuneho na tumatalon-talon, at sinubukan itong pan-e ni Tokiyuki, pero di niya ito tinamaan.
Sinabi naman ni Koji Ro na hindi na daw yun masama para sa Young Lord, at tila nap-icon si Tokiyuki Rito. Ika ni Koji Ro na pangit daw ang visibility roon. Pinutol niya ang mga nakapalibot na sanga, at sinabihan niya ang Young Lord na sumubok muli, at mukhang namangha naman ito. Sa kabilang banda naman, sinabi ni Ayako na maliit raw ang kuneho kaya Marihap ito ma-aim gamit ang isang malaking pana, at mas mabuti raw ang isang bato, habang naghahandang itapon nito sa hayop. Nakaiwas ang kuneho ron, at sinabi ni Ayako na ang bilis raw noon. Di makapaniwala si Tokiyuki sa ginawa nito, at tinawag niya pa itong monster. Sumang-ayon naman si Koji Ro, at sinabing nakita niya na raw itong durugin ang mga maliliit na hayop. Damako naman tayo kay Yorishige, at may nagsabi sa kanya na nag-hunting daw sina Tokiyuki. Sinagot niya na nakita niya raw ito, at meron silang kakaharapin na matinding pagsubok. Makikita natin na tumatawa ang kuneho, pero bigla na lang ito pinatay, na ikinagulat ni Tokiyuki. Kinain pala ito ng malaking hayop na merong matang nagniningning. Malalaman natin na ang katapusan ng Kamakura ay naging panahon ng malawakang tagutom, giyera, at kamatayan. Imbis na mga palay at prutas, mas madali para sa mga wild beasts na kumain ng lamang tao, at hinanap-hanap na nila ito nung natikman nila ito. Para sa mga tao nung panahong yon, mga demonic beasts ang mga yon. Sinabi naman ni Shizuko na ayon raw sa ilang kwento umiikot, meron daw dang isang higanteng man-eating ox demon. Mukhang kinakabahan si Tokiyuki, at ika nito na tingin niya daw na gusto sila kainin ito. Tinanong niya naman ang mga kasama niya kung nakapatay na ba sila ng hayop na ganun kalaki. Sagot naman ni Ayako na hindi pa, at hindi daw kayang tamaan ng pana at espada ang vital organs ng isang higanti tulad nun. Malalaman din natin na merong madaming retainers ang kalaban ni Tokiyuki na mas mabangis pa sa wild beasts. Bukod dun, ayon kay Yorishige, kailangan daw makipagtulungan ni Tokiyuki sa mga retainers niya upang maka-achieve ng splendid kill. Sinabi naman ni Koji Ro na papunta na ang Ox Demon sa kanila, at makikita natin na magsisimula na muli ang laro ng Nanbokucho Tag, at ang kalaban ay ang Ox Demon Botan. Nagawang makailag ni na Tokiyuki at Koji Ro sa pag-atake ng Botan. Makikitang naputol pa nga ang puno nang tumama ang Ox dito. Nainis naman si Koji Ro at naghanda sila ng pana ni Ayako upang patamaan ito. Gayunpaman, ni hindi man lang ito makapenetrate sa hide ng Ox. Napansin ni Ayako na mukhang galit na ang Botan at nakatingin sa kanila. Kaya naman, dali-daling tumakbo sila kasama si Tokiyuki. Hindi naman makapaniwala si Tokiyuki na merong mga creature na tulad nun dun. Nakakatakot daw pala ang Suwa. Inamin naman ni Koji Ro na hindi daw nila mapapabagsak ni Ayako ito, kaya naman, tutulungan na lang nila ang Young Lord na makatakas. Ngunit may biglang nagsabi na kaya daw nilang talunin yun. Ito pala ay si Shizuko na tila kalmado lang na nakaupo sa sanga ng isang puno. Ngumiti ito at sinabing hindi raw nag-iisa sina Koji Ro, at Ayako, nandun din daw si Tokiyuki. Nagtaka naman si Tokiyuki kung paano nito nagawang napakabilis na nakarating dun at nailigtas ang sarili niya. Sagot naman dito ni Koji Ro na ang intuition daw ni Shizuko ay kasing lakas ng kay Yorishige. Kinausap naman nito si Tokiyuki at sinabing, patuloy lang daw nitong iwasan ang beast at elid ito sa taas ng hill doon, kung saan may naiisang large tree sa taas. Napaisip naman si Tokiyuki sa payo nito, habang patuloy pa rin itong tumatakbo dahil hinahabol pa din sila ng Ox Demon. Sinabihan naman si Shizuko sina Koji Ro at Ayako na mag-swing around sa unahan nito. Alam naman daw nila kung ano ang nasa ilalim ng punong yon. Tila nagkaintindihan naman sila sa plano at sagot ni Koji Ro na alam niya na daw ano ang iniisip nito. Kaya naman, nauna na ang dalawa at iniwan si Tokiyuki. Sinabihan ito ni Koji Ro na siya na daw ang bahala dun. Hindi naman makapaniwala si Tokiyuki na balak nilang iwanan lang siya mag-isa doon sa Ox. Tumalo naman ito upang makaiwas sa Ox. Paano niya raw maiiwasan at maililiad ang Ox doon ng sabay? Napatanong si Tokiyuki kung anong kalkaseng retainers ba ang magpapagawa nun sa lord nila. Tumalon si Tokiyuki sa ulo ng Ox at bumaba upang tumakbo papunta sa hill. Hindi naman makapaniwala si Ayako na sinasabi pa yun ni Tokiyuki, eh nagagawa naman itong magkailag sa nakakabilib na bilis. Napahanga din si Koji Ro sa talent nito, habang pinapanood ito sa di kalayuan.
Tumingin naman si Ayako sa may ilalim ng puno at may tinignan. Natuwa ito sa good shape noon pero kaya niya pa daw yun ma-improve. Kaya naman, kumuha ito ng malaking bato na hinagis sa isang matulis na rock sa baba, kaya naman mas naging matalim pa ito. Binanggit niyang ready na daw ang lahat sa ilalim ng puno. Samantala, habang patuloy pa din sa pagtakbo sa beast, tinanong ni Tokiyuki kung ano na daw ang gagawin nila. Humawak sa pana si Kojiro at sinabing premium niya na daw ang foliage para mas okay ang visibility nila dun. Tinutok niya ang arrow at sinabing kailangan niya na lang ma-adjust and aim niya. Tumama naman ang arrow nito sa pisngi ng ox at halatang nagalit ito dahil dun. Inudyok naman ito ni Kojiro na lapitan siya. Pagsisihan daw ng beast na yun ang pagtutok ng mga pangil niya sa party ni Tokiyuki. Galit na ang Botan, at lumabas pa nga ang ugat nito sa noo. Dahil dun, iniwan niya na si Tokiyuki at dumiretso papunta kay Kojiro na nakatayo sa harap ng puno. Bigla namang tumalon si Kojiro nang direkta siyang atakihin ng ox. Nagawa ng ox na maputol ang puno na yon, at dahil dumiretso siya pabagsak sa cliff. Nabanggit ni Shizuko na hindi daw mamatay ang beast na yun sa pamamagitan ng pana, blade o kahit pagbagsak pa. Nag-sorry naman ito nang sabihing tatama daw siya sa God's Blade. Makikitang diretso namang nalaglag ang Botan sa pinatalis na bato ni Ayako kanina. Kaya naman natalo na nila ito. Kilala pala ang Suwa dahil sa obsidian rock nila, ang bato kung saan natusok ang Ox Demon. Napakadali lang daw itong basagin sa maliliit at matatalim na piraso. At dati, ginagamit ito ng mga tao upang gumawa ng hunting tools. Sa sobrang talim nga nito, ginagamit na siya sa modern times para sa mga surgical blades. Sa gilid, napahanga naman si Tokiyuki dahil napakabilis nilang natalo ito. Nag-appear naman sina Ayako at Kojiro dahil dun, habang nakangiti lang si Shizuko. Matapos nilang mapansin na hindi gagana ang pana, ginamit nila ang wits nila sa iba't ibang paraan para matalo ang di matukoy na kalaban. Tinanong naman ni Kojiro, ano ba daw yon? Inisip naman ni Ayako na cow ata o boar, never pa daw siya nakakita ng ganong klaseng creature. Humawak naman si Shizuko dito at sinabing, survivor daw ito ng beasts mula sa nakaraan. Dagdag niya, wala na daw iba pang gaya nun, kaya naman hindi na ito nakapag-parami. Kung hindi lang daw sana siya mag-isa, mukhang hindi naman ito malalaglag sa evil ways. Napaisip naman si Tokiyuki sa sinabi nito. Nais namang i-carve ito ni Kojiro para kainin nila, pero pagod na daw siya kakatakbo. Sinuggest naman ni Ayako na maligo na lang daw sila, sa Young Lord. Napatanong naman ito, kung ang ibig sabihin ba niya ay pagbalik nila sa shrine. Hindi daw, sagot ni Ayako. Doon mismo, dinala nila siya sa isa sa sikat na feature ng rehiyon na yun, at ito ay isang hot spring. Nag-enjoy na nga ang apat at naligo doon. Nabanggit ni Tokiyuki na paraiso daw ito, habang binubuhusan siya ng tubig ni Shizuko. Dahil dun, sa ngayon, wala siyang pake tungkol sa pagkawasak ng angkan nila. Tinawag naman ni Kojiro ang pansin nito at sinabing, ang party daw nila ay dapat palaging magsa-strategy session sa hot spring. Natuwa naman si Ayako sa ideya nito. At suggestion ni Shizuko, na pwede silang magdala ng yelo at Maikan juice kapag ganon. Komento naman ni Ayako na masyadong obvious kung Tokiyuki Party ang itatawag sa kanila. Dapat daw ay mag-isip sila ng ibang pangalan ng grupo. Agree naman si Kojiro dito at inisip na ang strategy nila involves ang pagtakbo-takbo ng kanilang Young Lord. Ilan sa mga suggestion ay the Turn, Tail and Run Party, the Sweet Toothers at the Permanent Opposition. Pero masyado daw lame ito at hindi inaprubahan ni Tokiyuki. Habang nag-uusap at nagtatawan sila sa hot spring, natuwa naman si Tokiyuki. Inisip nitong nawala man ang lahat sa kanya, pilit siyang chinichair ng mga kasama niya at tinatrato siyang kaibigan ng mga ito, pero di nawawala ang respeto nila sa kanya bilang lord nila. Sinuggest naman nila ang Elusive Warriors at tila agree sila dun. Nagbanlo ng mukha si Tokiyuki at inisip na ayos daw ang mga retainers niya at nakakatuwang isipin na sama-sama silang mag-go-grow strong. Nagustuhan nito ang Elusive Warriors bilang pangalan ng grupo nila. Matapos maligo at magpahinga, bumalik na nga sila sa may temple. At habang naglalakad, sinabi ni Kojiro na dapat kainin muna nila ang masasarap na part ng beast na nahuli nila, bago sabihin ang tungkol doon kay Yorishige. Narinig pala sila nito,
At habang nakahiga at nakadantay sa bato, sinabi niyang alam niya na daw. Kitang kakakain lang nito at sinabi ni Yori Shige kay Tokyuki, na ang prey daw nito ay napakasarap. Nabahala naman si Kojiro nang marinig yon. Hindi sila makapaniwala na kinuha na pala ni Yori Shige ang beast na nahuli nila at niluto upang kainin. Sobrang laki na nga ng tiyan nito, sa dami ng kinain niya. Galit naman si Kojiro at tinawag itong stupid god, dahil kinain niya lahat. Sagot naman ni Yori Shige, na nahulog daw sa evil ways ang creature na yun, ngunit kaya nitong ma-purify ang spirit nito sa loob ng kanyang holy innards. Kung hindi niya raw yun kinain, gag-ala lang ito sa kadilim for eternity. Sabay naman siyang inatake ni Ayako at Kojiro. Siniko ni Kojiro ito sa tiyan, habang tinuhad siya ni Ayako, at sinabihang manahimik na lang daw siya at ibalik sa kanila ang meat na yon. Nasuka naman si Yori Shige dahil sa ginawa nila. Sa gilid, napakumento naman si Tokyuki na kakaiba daw ang stomach ng god na ito. Lumipat naman ang eksena kay Takauji na siya din palang naghuhan. May lumapit dito at nagpasalamat dahil sa pag-appoint daw sa kanya bilang governor ng Shinano. Habang kumukuha ng garapata si Takauji sa nahuli nito, sinabi niyang, siya raw kasi ang unang nag-abandon sa Hojo at lumaban bilang retainer niya. Kaya naman, deserve daw nito ang reward na yon. Ipinakita nito ang nakuha niya at sinabing, buhay pa din daw si Suwa at nililid nito ang Hojo party sa Shinano. Ang mga Hojo survivors daw ay tatakbo lang at magtatago, pero alam daw ni Takauji, na kaya silang mahuli nito. Nanlaki naman ang mata ng kausap nito at sinabing, ang mga garapatang nakuha niya raw mula sa Baboy Ramo ay apat na lalaki at isang babae. Nagtaka naman si Takauji na natukoy niya at a distance. Sumagot ang lalaki na maaasahan niya raw ito. The best daw sa landang pana at mga mata niya. Ipinagmalaki nitong, kaya niyang matukoy kahit na ang napakaliit na insekto at mapatay ito gamit ang pana niya. Ito pala ay si Ogasawara. Sadamune. Karaniwan sa digmaan, merong mga tank units at infantry division. Meron ding mga batalyon ng archers at pikemen. Ngunit, noong panahon ng Kamakura, hindi pa nag-e-exist ang ganung mga military units. Kaya naman, bawat warrior ay dapat magaling sa lahat ng klase ng weapon. Kaya naman, makikita nating nagsasanay si Tokyuki sa paggamit ng espada. Gayunpaman, kahit mag-concentrate ito ay tila hirap ang young lord dito. Hindi naman makapaniwala sina Ayako at Kojiro dito. Unang beses pa lang daw nakakita si Ayako na hindi nahiwa ng blade ang straw. Inisip naman ni Yori Shige na kahit na umaatake si Tokyuki, ang mga muscles nito ay handa upang tumakas. Kaya naman siniswing nito ang espada niya nang nakayuko. Napatanong naman si Ayako, kung paano nagawa ni Tokyuki, na maputol ang ulo ni Godein kung ganon. Sagot ni Yori Shige na salamat sa tulong nila ni Kojiro, hindi nito kinailangang mag-worry tungkol sa pagtakas. Dagdag niya, dahil kinalaban nito ang taong pumatay sa kuya niya, binigay ni Tokyuki ang buong lakas niya doon. Nag-agree naman dito si Tokyuki at sinabing, kaya niya raw paslangin ang napakaraming Godein. Hindi raw magiging problema sa kanya, kahit isang batalyon pa sila. Napatanong naman si Kojiro kung ilan daw ba sila. Dahil dun, kailangan daw practice ni Tokyuki na palakasin ang strength ng mga swing nito. Hindi naman sumang ayon si Yori Shige dito, na bigla na lang humawak sa balikat ni Tokyuki. Sinabi nitong, kapag na-overdevelop ang offense ni Tokyuki, manghihina daw ang running away muscles nito. Mawawala ang primary ability niya at ang ending, magiging mediocre lang ito both sa offense at defense. Nagtaka naman si Ayako kung ano ang sinasabi nitong running away muscles. Sunod naman nilang pinasubok kay Tokyuki ang archery. At napabilib naman si Kojiro dahil tila may muscles daw pala si Tokyuki para sa pagpana. Ipinagmalaki naman ni Tokyuki na natutuwa daw kasi ang ama niya na manood ng mga archery competitions. Kaya naman, pinapagawa ito sa kanya ng ama niya palagi. Natuwa naman dito si Yori Shige at sinabing, sa ngayon, focus daw muna sila sa archery. Ang isang general daw kasi na tumatakbo lang ay makakasira sa morale ng iba. Kaya naman, nais ni Yori Shige na magmaster si Tokyuki ng skill gamit ang likas niyang katangian, para kaya nitong matalo ang kalaban kahit na tumatakas siya. Pero biglang napansip si Yori Shige kung sino kaya ang pwedeng magturo kay Tokyuki nito.
Sakto namang may dumating at tumawag kay Yori Shige. Sinabi nitong bigla na lang daw dumating si Ogasawara Sadamune mula sa Western Shinano. Napaisip naman si Yori Shige nang marinig ang pangalang Sadamune. Curious naman si Tokiyuki kung sino yun. Tinanong siya ni Yori Shige kung nakilala niya ba ito noon sa Kamakura. Sagot ni Tokiyuki na hindi niya daw naaalala ang pangalan na yun. Siguro daw ay hindi mataas ang posisyon nito para magkaroon ng imbitasyon sa tirahan ng ama niya. Ayos daw, sagot ni Yori Shige, at sinabing, manood lang daw siya sa may kubo na tinuro nito para lang safe. Nagtaka naman si Tokiyuki dito na sinamahan naman ni Aya ko. Makikitang nagkita na nga sina Sadamune at Yori Shige. Sinabi nitong, matagal-tagal na din daw mula nang magkita sila. Napangiti naman si Yori Shige at sumagot na, hindi na daw dapat ito pumunta. Tinanong niya ano daw ang pakay nito. Biglaan man daw, pero sinabi ni Sadamune na nais niya raw magbigay ng respeto. Tumingin ito sa alagad niya na may ipinakita. Sinabi ni Sadamune na gaya daw ng nalalaman nito, bumagsak na ang shogunate at bumalik na ang kapangyarihan kay Emperor Go Daigo sa Kyo. Ipinakita nito kay Yori Shige ang tila isang Rinji o Imperial Command na hindi pwedeng samuin, kung saan sinasabing si Sadamune na ang governor ngayon ng Shinano. Lumapit ito kay Yori Shige at sinabing, sa madaling salita, siya na raw ang magbibigay ng order dito ngayon. Gulat naman si Moritaka dito, kapamilya ni Yori Shige. Nung nakaraang araw lang daw, under lang siya ng Suwa, tapos ngayon, siya na ang mag-uutos sa kanila. Hindi siya makapaniwala sa sinasabi nito. Paglilinaw ni Sadamune, nang mapabagsak ang shogunate, sila daw ang nakipaglaban sa Hojo clan. Pero marami daw sa kanila ang lumaban sa kanila. Kaya naman, nararapat lang daw na mawala sa kanila ang mga lupain nila. Gayunpaman, habang kumukuha ito ng arrow, sinabi niyang darating daw ang tamang oras para dun. Sa ngayon, iba daw ang pakay nito. Wika ni Sadamune, na kung meron daw itong tinatago na Hojo survivors or retainers, ipinag-utos nitong I turn over sila sa kanya ngayon. Habang nakatago sa kubo, nabahala naman si Tokiyuki sa usapan nila. Dineni naman ito ni Yori Shige at sinabing, hindi niya raw maibibigay ang hindi niya naman nakita. Naglakad tuloy si Sadamune at hindi makapaniwalang, hindi pa ito nakakita ng Hojo survivor. Bigla na lang nanlaki ang mata niya at nagmasid sa paligid. Sinabi nitong, merong dalawang lalaki ang naka-standby sa may cedar tree in 100 meters, isang matanda din sa crowd ang nakakapit sa dagger nito. Dagdag niya, meron pang mga bata ang nanunood mula sa kubo, pinapagwisa naman si Tokiyuki sa loob. Ngumiti si Sadamune at sinabing, lahat daw sila ay suspicious sa paningin niya. Hindi raw maloloko ni Yori Shige ang all-seeing gaze nito. Nagbanta siyang aalisin alinman ang tinatago nito. Poker face lang si Yori Shige dito. Tumalikod naman si Sadamune at sinabing, sa ngayon, nag-hello lang naman siya, wala nang iba. Pero kumuha ito ng arrow at huminto. Sumenyas ito sa alagad niya para sa bow nito. Sinabi ni Sadamune na meron pa daw palang isa, sa pagmamadali niya, nakalimutan niyang magdala ng regalo, kaya naman daw, hayaan itong mag-offer siya ng deer sa Suwa Mayojin. Na-curious naman si Yori Shige nang sabihin itong deer. Inilagay naman ni Sadamune ang arrow niya sa bow at pumorma upang tumira. Nagulat naman si Tokiyuki nang makita ito. Tinutok ni Sadamune ang pana niya kay Yori Shige at sinabing, sa shrine daw na yun, sinasabi nilang mapalad ang deer na may hati sa tenga. Inusag naman ni Sadamune ang pana niya at tinuro sa tatlong tao sa malayo, at biglang pinakawalan ang arrow nito. Tatlong babae pala ang naroon at pinatamaan ito ang nasa gitna, sa may tenga. Dahil dun, napahawak ito sa damyugo niyang tenga sa sakit. Siya pala ay si Sake at nabahala naman ang mga kasamahan nito. Tumawa lang si Sadamune sabay sakay sa kabayo niya. Sinabi niyang maswerte daw sila dahil meron silang doe na may split ear. Inis naman ang mga elusive warriors na nanunood sa may kubo. Kinagabihan, kinamusta ni Tokiyuki ang lagay ng panyana na si Sake nang dumating si Shizuku. Sagot nitong, dahil sa tahi, gagaling din naman daw ito. Tumawa nga lang daw si Sake at sinabing, scratch lang yun. Samantala, sinabi naman ni Yori Shige na si Sadamune ay isang kilalang archer na ang matalas na paningin at perceptiveness ay nagpapataas ng skill nito.
Mukhang magiging troublesome daw ito bilang governor ng Shinano. Nagalit si Kojiro at tinawag si Sadamune na bug-eyed freak. Hindi ito makapaniwalang pinatamaan niya ang isang shrine maiden. Tinanong naman ito, ano ang response ni Tokiyuki sa inasal nito? Sagot naman ni Tokiyuki na kaiyahiya ang ginawa nito at ang karakter niya ay ignoble, pero nagtaka naman sila nang may pero pa itong sinabi. Dagdag ni Tokiyuki, napakaganda raw ng archery skills nito. Gulat na gulat naman ang lahat sa sinabi niya. Inisip ni Yorishige na forthright at discriminating daw si Tokiyuki. Nakikita nito ang strength kahit na ng kinamumuhian niyang mga kaaway. At ang quality daw niya na yon ay makakatulong sa kanya ng malaki, kapag naging general na ito. Habang nakatitig sa kanya si Kojiro, nilinaw naman ni Tokiyuki na ang ginawa nito ay unforgivable. Nagkaroon naman bigla ng bright idea si Yorishige. Nakahanap na daw ito ng perfect na instructor para kay Tokiyuki. Nakapag-desisyon na daw siya. Sinabi niya kay Tokiyuki na ang susunod na laro nila ay Hide from the Demon. Na-curious naman si Tokiyuki dito. Ipinaliwanag ni Yorishige na merong dalawang layunin si Sadamune. Una, nais nitong mahuli ang mga Hojo survivors nang sa gayon, Hamina ang Suwa. Giit niya kay Tokiyuki, meron din daw itong dalawang goal. Una, itago ang identity niya dito, at the same time, makakuha ng skills sa archery. Sigurado si Yorishige na aabusuhin ni Sadamune ang posisyon niya bilang governor upang mag-imbento ng mga excuses para makipagtalo sa Suwa. Kaya naman, siguradong magkakaroon daw ito ng maraming pagkakataon upang makita ang archery skills nito. Kailangan daw itago ni Tokiyuki ang sarili niya at ang pagkakakilanlan niya at obserbahan lang ang skill ni Sadamune sa bow. Sa larong ito, dapat ay maiwasan ni Tokiyuki ang titig at bow ni Sadamune. Siguradong kakabog daw ang dibdib nito sa takot na makilala o sa isang palaso any moment. Pero siguradong yun naman daw ang gusto nito. Tila halo-halong emosyon naman ang naramdaman ni Tokiyuki, kasama na ang excitement sa panibagong hamon na ito. Sumunod na araw, sinabi ni Ichikawa, ang Shinano Assistant Governor kay Sadamune, na may narinig daw ito. Ang Suwa Grand Shrine daw ay magkakaroon ng dog shooting competition sa loob ng 3 araw. Sumenyas si Sadamune upang lumapit ito at sinabing, indeed at may plano daw siya. At sa planong yun, magiging mahina daw si Yorishige at mahahanap pa nila ang mga natitira sa Hojo. Nanlaki ang mga mata nito at tila may ibinulong sa tenga ni Ichikawa. Ngumisi naman ito at sinabing, ang ganda raw ng ideya niya. Pero sa isip-isip ni Ichikawa, nakakadiri daw ang pagbulong nito gamit ang eyeball conduction. Dumating na nga ang araw ng dog shooting competition, isang major sport ng panahon na yun. Isa sa mga contestant ay si Kojiro na makikitang nakasakay sa kabayo habang pamapana. Naglalaban-laban ng mga contestants dito sa pamamagitan ng pagtira sa aso gamit ang hindi nakamamatay na arrows. Ang pagtira sa mga target habang nakasakay ng kabayo ay nagsisilbing training na din sa mga kondisyon na kagaya ng sa actual na labanan. Nakatama naman si Kojiro ng arrow sa katawan ng aso. Pinatunog na ang gong, kudyat natapos na ang oras ni Kojiro. Nakakuha siya ng 6 puntos. Nang umalis sa field, inis na inis naman si Kojiro dahil nais daw nitong mas makascore pa sana. Inamin niyang kailangan niya pang ma-improve ang skills nito. Inabot naman ni Shizuko kay Tokiyuki ang bow at sinabing, siya na daw ang susunod. Binati niya ito ng good luck at nagpasalamat naman si Tokiyuki. Sinabihan naman ni Yorishige si Shizuko na ang pagbanggit daw ng tunay na pangalan ni Tokiyuki sa harap ng maraming tao ay delikado. Kaya naman, iminungkahi nito na gumamit ng ibang tawag sa kanya, kaya pag-isipan niya raw ito. Napatahimik naman si Shizuko at nag-isip. Nag-blush ito at sinuggest niyang tatawagin na lang itong kuya, sabay takbo papaalis. Nagtaka naman si Tokiyuki dito. Nagulat naman ang mga tao nang may hindi inaasahang panauhin. Ito pala ay si Sadamune na naging last minute contestant. Dumating itong may nakahanda ng bow sa kamay. Nainis naman ang isa kung bakit daw hinayaan itong bigla-bigla na lang pumasok dun. Sagot naman ang lalaki na nagpumilit daw ito. Sinabi naman ni Sadamune na ang dog shooting daw ay symbolic sa Shinano. Kaya naman, bilang governor, dapat ay buhayin niya ito. Tama daw ba? Tanong nito kay Yorishige. Ngumiti lang ito at sumagot na of course, welcome naman daw siya.
Inexplain ng naroon na pwede lang daw siyang gumamit ng 5 arrow. Ibibigay ang points base sa posture at kung saan tatama ang arrow nito. Yumoki naman si Sodomone dito at sinabing pakawala na daw ang mga aso. Pagkatanggal naman ng mga tali sa kanila, dali-daling tumakbo ang mga aso. Naghanda na din si Sodomone upang patamaan sila. Tumingin na nga ito sa paligid at pinagmasdan ang mga target niya. Naglagay na ito ng arrow sa pana niya at pumorma pagilid. Una nitong napatamaan ang isang aso sa katawan at dahil dun, nagkaroon siya ng 4 na puntos. Sunod ay pumorma ito sa kaliwa, at habang nakakapit ang paa sa kabayo ay tinire niya sa ulo ang 2nd aso. 5 puntos ang nakuha niya para dun. Sunod naman itong tumira sa leeg ng 3rd aso, at muli, nakakuha siya ng 5 puntos. Napabilib naman si Tokiyuki sa galing nito. Lahat daw ng tira nito ay meat, o galing sa kanang side, which is sobrang hirap gawin pero mataas ang puntos. Karaniwan daw kasi ng pagtira ay yunday o left-sided, sa right side kasi kailangan pang mag-twist ng archer upang tumira. Nagulat si Tokiyuki na tina-target ni Sodomone ang upper body para maximum ang damage. Napatingin naman sa gilid si Tokiyuki at nagtaka nang makita si Yorishige. Inisip nito kung nanginginig daw ba ito sa takot. Takot daw kaya ito sa kakayahan ni Sodomone. Pero ang iniisip pala ni Yorishige ay ang hinaharap. Sa future kasi, matatawag na animal cruelty ang activity na yun. Pero sa period na yun, normal lang daw ang dog shooting competition, kaya sana ay hindi sila mag-complain. Gulat na gulat naman si Tokiyuki kung sino ang kinakausap nito. Balik sa competition, todo cheer naman ang mga manonood sa galing ni Sodomone. Bawat pinapakawalan nitong arrow ay tumatama. Tinanong naman ito sa scorer kung ano na daw ang rank niya. At sagot nitong, first na daw siya sa competition. Nanlaki naman ang mga mata nito at sinabing, hindi raw siya makapaniwala na ang isang bureaucrat na namasyal lang dun ay biglang nakuha ang first place sa competition na yun. Napatanong ito kung ganun lang ba ang level ng Suwa Grand Shrine sa God of War. Nairita naman si Moritaka sa sinabi nito at sinabihan siyang huwag maging bastos. Meron pa daw natitira na magagaling na archer sa kompetisyon. Tumingin naman si Sodomone dito at sinabing, in that case, hayaan daw nitong ma-challenge siya ng mga yun for stakes. Curious naman si Moritaka kung anong stakes. Sagot ni Sodomone, na gaya ng nalalaman nila, hinahanap daw nito ang natitirang survivor ng Hojo. Kung wala daw makakatalo sa kanyang arrow, then maghahanap daw sila sa buong teritoryo ng Suwa at iimbestigahan ang sinumang kainahinala. Ipapangako daw nilang hindi sila makikialam. Nairita naman ang mga nakarinig sa kondisyon nito. Sa loob, sinabi ni Kojiro na napaka-outrageous daw ng demand nito, dahil daw ba mas madami sila kesa sa kanya. Wika naman ni Yorishige na, pinili daw ng Makado si Sodomone bilang governor nila, kaya naman hindi nila siya matatanggihan. Gayunpaman, kung openly itong naghahanap ng away, pagbabayaran niya daw ito. Kaya naman, sinabi ni Yorishige na ayusin na lang daw nila yun sa pamamagitan ng isang deal. Tinanggap naman ito ang proposal. Dagdag ni Yorishige, kapag sila ang nanalo, hindi raw nito gagamitin ang autoridad niya bilang governor upang istorbohin ang teritoryo nila. Hindi ba raw fair ito? Ngumiti naman si Sodomone at inisip na, nahulog si Yorishige sa patibong niya. On the line daw dito ang reputasyon ni Yorishige bilang Lord ng Suwa, kaya naman hindi ito makakatanggi na sagutin ng isang hamon sa harap ng mga tao niya. Tumawa itong nang isiping, kapag natalo sila ay mapapahiya lang si Yorishige. At kapag nahanap daw nito ang Hojo, magiging guilty pa si Yorishige sa krimen. At dahil dun, babagsak ang Suwa at magga-grovel ito sa harap niya. Habang nakasakay pa din sa kabayo niya, tinanong ni Sodomone kung nasaan ang best archer nila. Nagulat naman si Yorishige at sinabing, hindi daw finest archer pero pwede na upang tumalo sa kanya ang apprentice lang nito. Hinayla naman bigla ni Yorishige si Tokiyuki upang ipresenta. Gulat na gulat naman ito nang ipakilala ni Yorishige na Chojumaru. Dagdag nito, siya daw ang biggest loss sa Suwa, kaya naman perfect daw itong kalaban ni Sodomone. Sobrang na-trigger naman si Sodomone dito at tinanong, kung hinahamak daw ba siya ni Yorishige. Bigla namang sinabi ni Yorishige na, hindi pa sapat ang manalo, kaya naman dagdagan pa daw nila ang deal. Pwede daw silang makascore hindi lang sa pagtama sa mga aso,
pero kahit ang isa't isa, pwede nilang patamaan. Tinanong ni Yorishige kung nanginginig na ba daw ito sa takot. Hindi nga niya inisip nang saktan nito ang isang defenseless na shrine maiden, eh ang kalaban niyang bata ngayon ay may weapon. Bigla namang may humila kina Tokiyuki at Yorishige, ito pala sina Ayako at Kojiro. Hindi sila makapapayag sa plano nito. Sinabi ni Ayako na parang bunny rabbit pa lang daw ang young lord sa battle. Okay lang ba daw sa kanyang matapos na ang suwa? Nag-make face naman si Kojiro at sinabing, ganun daw ang magiging itsura ni Tokiyuki kapag natalo ito. Huwag daw nitong e-underestimate ang kahinaan ni Tokiyuki. Samantala, sa gilid, napaisip naman itong ang harsh ng mga comments nila. Napatanong naman ang shrine maiden na si Shizuku, kung bakit nito gustong ilagay sa kompetisyon si Tokiyuki laban sa taong humahanap sa kanya. Sagot nitong, dahil daw sa makukuha niya sa laban. Kapag kinumpranti nito ang best of the best, nag-i-inspire daw ito ng rapid movement. Dagdag niya kay Tokiyuki, nakikita niya raw sa future na ang laban niya kay Sadamune ay magbubukas ng pinto para sa new growth ni Tokiyuki. At sigurado daw siya dun. Dahil sa laban ng yun, makakakuha daw ito ng napaka-impressive na kakayahan. Pero biglang niya itong binawi at sinabing, pwede sigurong mangyari yun. Gulat na gulat naman si Tokiyuki na tunog hindi ito sigurado. Umupo naman si Yorishige sa harap ni Tokiyuki at tinanong, ano daw ang gagawin niya? Tatakbo daw ba ang tagapagmana ng Hojo sa panganib, o mag-go-grow ito bilang isang Hojo General? Nasa kanya daw ang desisyon. Napaisip naman si Tokiyuki at sinabing, hindi daw fair yun. Palagi na lang daw itong gumagamit ng mga salita upang manipulahin siya. Ngunit naisip nito si Tekao G at sinabing, ipinangako niya daw na matatalo niya ito. Kaya naman, naghanda na si Tokiyuki at ipinaabot kay Shizuku ang mga arrow niya. Dali-dali namang itong tumakbo upang kunin ang mga palaso sa loob. Hindi pa rin makapaniwala sina Kojiro sa plano ng lumabas na sina Yorishige at Tokiyuki. Napakomento naman si Ayako kay Tokiyuki na nakakaintriga daw ito. Palagi itong tumatakbo pero hindi nito matakbuhan ang mga pinakamabigat niyang mga kalaban. Ngumiti naman si Shizuku at sinabing may nakikita rin siya sa future ni Tokiyuki. Hindi daw ito tatakbo sa kung ano ang downside ng puso nito. Inis na inis pa din si Sadamune sa magiging kalaban niya at sinabing, pagbabayaran daw nito ang insultong ginawa nila sa kanya. Sumagot lang si Tokiyuki na ipadala daw nito ang bill kay Yorishige. Tinanong ni Sadamune kung sa tingin daw ba nito ay mananalo siya. Kitang-kita niya naman daw na underdeveloped pa ang skills nito. Sagot naman ni Tokiyuki na hindi niya raw alam. Ang gods lang daw ang nakakaalam nun. Kaya naman, naghanda na ang dalawa ng pakawalan na ang mga aso at maghudyat ng simula ng laro. Nagsimula na ang dog shooting contest sa pagitan nila Tokiyuki at Sadamune, at napapaisip na agad dito si Sadamune sa kung paano niya iyong i-handle. I-score daw ba siya ng points sa pag-target sa mga aso, o kaya naman ay titirahin niya yung batang lalaking kalaban niya base sa special rule sa oras na yun para makamit ang isang crushing victory. Di nagtagal ay agad niyang napagdesisyonan na yung latter ang pipiliin niya, pero nang lumingon siya kay Tokiyuki ay biglang may lumipad na arrow sa kanyang harapan, na nagpagulat sa kanya, at lumalabas na sinubukan siyang tamaan nun. Dahil dun ay sobrang nabuisit siya dun at tinanong kung iniirita ba siya nito. Lumalabas naman na ginawa yun ni Tokiyuki dahil plinano nila yun ni Yorishige, at sinabi nun sa kanya na hindi niya kinakailangang tamaan si Sadamune, pero gamitin niya daw ang kanyang unang arrow para i-ensure na targetin siya nun. Pinaliwanag sa kanya ni Yorishige na hindi uma-address ang mga warriors sa isang laban, kaya mag-retaliate daw yung si Sadamune at susubukan din daw siya nung tamaan, at may ilaga niya naman daw yun, kung saan nangyari nga yun. Nagulat si Sadamune sa kanya nang mailaga niya yung arrow nito, at dinagdag ni Yorishige na pagkatapos ay pwede niyang i-exploit ang tanging weakness sa kanyang archery skills. Sinabi niya na dahil ginagamit ni Sadamune ang buong katawan nun para mag-focus sa kada shot nito, ay kinamumuhian nun na tumira in swift succession. Gumagawa daw yun ng pose sa pagitan ng arrows na pinapadala nun, kung saan habang nangyayari yun ay pwede niyang target in ang mga aso at makascore ng points. Bago magsimula yung contest ay sinabi nito sa kanya na ang isang pulang aso ay tatakbo sa tabi niya, bilang isang easy target, at sinanay niya daw yun para pang stroke ng ego ng mga guest niya.
kung saan nagulat si Tokiyuki at napasigaw na seryoso ba yun. Sinubukang tamaan ni Tokiyuki yung pulang asong tinutukoy ni Yorishige, pero hindi tumama yung una niyang subok doon kaya napakumento pa yung aso na yun sa isip niya na itutok naman yun ni Tokiyuki, at tinawag pa siya nung klots habang sinasabi na tamaan siya nito para makuha niya yung treat niya na deer meat. Dahil doon ay si Tokiyuki pa yung nahiya sa aso, at sinubukan niya ulit na tamaan yun, kung saan nagawa na niya yung matamaan sa trunk part, kaya sumigaw yung point counter ng Hyundai to the trunk, na nagkakahalaga ng 1 point. Namangha yung mga manunood sa kanya dahil siya ang naunang makakuha ng points doon. Nabwisit sa kanya si Sodomone at sumigaw na ang lakas ng loob niya dun, at sinubukan siya ulit nung tirahin, pero agad niya yung napansin at nagawa niya yung mailagan. Patuloy siyang kinausap ni Yorishige at sinabi na dapat din daw ay mag-focus siya sa pag-iwas, dahil hindi pa daw nakikita ni Sodomone ang kanyang skills sa area na yon, at magiging mahirap daw para dun natamaan siya. Sinubukan siya ulit na tamaan nun, at kahit na ipinakita dito na kasing bilis iyon ng bola ng baseball, o ng rumaragasang bullet train, ay nagagawa pading mailagan ni Tokiyuki ang mga yon. Kita ang pagkagigil ni Sodomone sa sitwasyon, habang si Yorishige ay pinapaliwanag na back then, mas mabagal ang mga arrows kumpara sa kasalukuyan, at kung merong magandang reflexes ang isang tao, ang pag-iwas sa mga iyon ay hindi imposible. Kinuha ni Sodomone ang kanyang panghuling arrow at napamura siya dito dahil isa na lang ito, at kita ang kaba nito sa mukha dahil hindi pa din siya nakakascore dun, kaya kapag pa daw hindi siya tumama dun ay siguradong matatalo siya. Pinagpatuloy ni Yorishige ang pagpapaliwanag ng napag-usapan nilang mangyayari ni Tokiyuki, at sinabi nito na kapag nagsimulang isipin ni Sodomone na matatalo siya dito, ay maaari daw yung magbago ng target, at atakihin na lang yung mga aso. Lumuwa yung mata ni Sodomone sa pagkagulat sa kanyang nakita, at dinagdag ni Yorishige na pero, ang mga asong hinanda para sa araw na ito ay ang pinakamabibilis na ma-o-offer ng Suwa Grand Shrine, kaya maski daw yung si Sodomone ay mahihirapan na tamaan ng mga iyon, at yun na daw ang magiging chance ni Tokiyuki na pakawalan ng isa sa kanyang natitirang arrows papunta dun. Narinig ni Sodomone na naghahandang tumira si Tokiyuki, at pagkalingon niya dun ay nakatutok na yung pananun sa kanya, kaya nabahala siya dito. Ipinaliwanag naman ni Yorishige na sa pagmamadali, pag-aalinlangan, at takot ni Sodomone, mawawalan siya ng composure at mahihirapan siyang tamaan ang mga aso. Napasigaw naman sa excitement ang mga tao na nangunguna si Tokiyuki doon ng isang puntos, at meron pa daw itong natitirang dalawang arrows, at si Sodomone ay isa na lang daw, kaya malinaw daw na may advantage itong si Tokiyuki. Sinubukang tutukan ni Tokiyuki si Sodomone ng kanyang pana, pero nang tignan niya ito ay tila nabalik ang posture nito at nagseryoso na habang kinukuha ang huli nitong arrow. Habang tinututukan siya ni Tokiyuki, ay bigla siyang kumana ng onti, at napansin ni Moritaka na nagtago yung si Sodomone sa blind spot ni Tokiyuki, at imposible daw na i-twist ang yung katawan sa spot na iyon at tumira. Sinabi niya dito na dagdag sa skill gamit ang pana, ang isang warrior ay kinakailangang magkaroon ng good horsemanship para ma-secure ang isang advantageous position. Nag-aalalang nagkomento si Moritaka na hindi na ito shooting for sport, at ito daw ay isa na ngayong mounted warfare. Nanlaki ang mga mata ni Kojira sa sinabi niya, habang si Shizuku ay ina-acknowledge ang pagiging magaling ni Moritaka sa pag-shoutcast, kaya tinawag niya itong master commentator ng shrine nila. Patuloy ang intense na tapatan nila Tokiyuki at Sodomone, at patuloy din ang intense na pag-commentate ni Moritaka dito, at pinaliwanag na sa pagka-desperate, sinubukan ng batang lalaki na iwasan ang kanyang kalaban, ngunit sinundan siya ni Sodomone nang hindi man lang ginagamit ang mga renda. Habang nangyayari ito ay ipinahayag ni Yorishige na mas mahusay si Sodomone kaysa kay Tokiyuki sa archery at horsemanship, at itinuring pa siya bilang isa sa mga pinakamahusay na mandirigma sa kasalukuyan, at maski daw ang emperor na si Go Daigo ay pinuri ang martial skills noon. Bumalik tayo sa isang panahon kung saan sinowcase ni Sodomone ang kanyang galing sa emperor, at gulat na gulat dito ang mga subordinate noon nang purihin noon ang ipinakita ni Sodomone. Matapos daw makita ang galing noon sa archery, ay sinabi ng emperor na ang lahat ng warriors ay dapat i-emulate si Sodomone, at ang emperor daw mismo ang nag-sanction dito, at binigyan ng permiso na isama ang character for ruler sa crest nito.
Nag-fund din daw itong si Sada Monet ng School for Warriors na umuunlad hanggang sa kasalukuyang 21st century. Matapos iyon ay bumalik tayo sa kasalukuyan, kung saan patuloy na ginugulo ni Sada Monet ang movement ng kabayo ni Tokiyuki, at sinabi nito sa isip niya na dahil abala yun sa horsemanship, magiging focus ang bata sa pag-control ng kanyang kabayo, at hindi daw ipapalampas ng kanyang mga mata ang sandaling iyon. Nang dahil na-distract si Tokiyuki sa movement ng kanyang kabayo, nagawang mabitawan ni Sada Monet ang isang pambihirang arrow shot papunta sa kanya. At dito nagsimula ang sumunod na Nanbokutsu tag at ang kalaban niya naman ngayon ay ang all-seeing demon na si Ogasawara Sada Monet. Malakas na tumama yung arrow ni Sada Monet sa may likod ng ulo ni Tokiyuki, kaya muntikan na siyang malaglag sa kabayo doon, at sumigaw ang points checker na mid to the head na may katumbas na 5 points. Napahawak si Tokiyuki sa kanyang ulo matapos iyon, habang napasigaw sa excitement ang mga manunood sa pagkuha ng lead ni Sada Monet sa points, at napaisip pa kung magagawa pa kayang maabyute ng isang batang lalaki ang isang 4-point gap. Sinabi naman dito ni Sada Monet na maski ang blunt arrows ay maaaring makaputol ng buto ng aso, kaya sigurado daw na yung pagtama nun sa ulo ni Tokiyuki ay makakagulo sa kanyang aim, at kita natin dito si Tokiyuki na nahilo talaga ito sa atake na yon. Ibinato ni Sada Monet ang kanyang pana at sinabi na naubos na niya ang kanyang arrows, kaya tirahin daw siya nito ni Tokiyuki at Will, kaso gayunpaman daw, mananatili daw siya sa blind spot nito. At kung subukan niya daw na i-aim ang mga aso ay gugunuhin niya ito sa pamamagitan ng pagbangga sa kanyang mount. Habang sinasabi niya na natalo na itong batang ito, ay tinanggal na ni Tokiyuki ang kanyang kamay sa kanyang ulo, at nakita niya dito na nagdurugo ang natama na parte noon, at ang sakit daw noon. Inisip niya na wala siyang ibabatbat sa kalaban niya, at natatakot siya, at kung tunay na arrow daw iyon ay siguradong patay na siya. Matapos iyon ay bigla siyang tumakbo papalayo kay Sada Monet, kaya inisip noon na tumatakbo siya dahil desperado na siya doon, at sinimulan na nito na habulin siya. Gayunpaman, kabaligtaran sa iniisip ni Sada Monet, ay ipinakita dito si Tokiyuki na nakangiti at tuwang-tuwa, habang iniisip na actually, masaya daw ang nararanasan niya. Matapos iyon, patuloy ang pagtakbo ni Tokiyuki, at sinubukan itong tumarget ng mga aso para magka-points, pero sa mga sandaling tutukan niya yon, ay inaatake siya ni Sada Monet sa kanyang blind spot, kaya napaisip siya doon na talagang gusto noon na pahirapan siya dito. Patuloy ang pagbangga ni Sada Monet sa kanya, at natatawa nitong sinabi na sumuko na itong si Tokiyuki, at incapable pa daw ito sa masterful shooting na kinakailangan para makahabol sa 4-point gap. Bigla namang sumigaw si Yori Shige sa natumakbo lang itong si Tokiyuki habang tinatawag yun sa undercover name niya na Chojumaru, at sinabi nito na hindi niya yun matatalo kung marksmanship ang pag-uusapan, kaya ihanda niya daw ang shots niya maigi habang umiiwas siya. Napaisip si Tokiyuki sa kung ano ang ibig sabihin ni Yori Shige sa pinapagawa nun sa kanya, at dinagdag ni Yori Shige na marami na siyang napanood na expert archers, kaya i-emulate niya daw yung mga yun habang tumatakas. Matapos magpaliwanag ni Yori Shige, ay biglang pinabilis ni Tokiyuki ang pagtakbo ng kanyang kabayo kaya nagulat dun si Sada Monet. Napatanong naman si Eiyako kay Yori Shige kung sa tingin ba nito ay naintindihan ni Tokiyuki yung sinabi niya, kung saan napangiti lang dun si Yori Shige. Habang tumatakbo naman si Tokiyuki ay bigla siyang may napansin, at napansin niya dito na kapag ini-aim niya yung mga aso, ay masyado siyang ninenerbius para makita ng maayos kung ano yung nasa likod niya. Pero nung tumatakbo na siya dun, ay biglang lumino ang kanyang ulo at nag-expand yung field of vision niya. Nakita niya naman daw dito ang consummate archery skills nito ni Sada Monet. Pin-predict daw noon ang kanyang movement, nagtetake aim, at pagkatapos ay nagfe-freeze ang upper body noon sa sandaling bitawan noon ang kanyang atake. Alam niya na masyado pa siyang inexperienced na gawin yon. Napansin niya din na malayo yung mga aso at gumagalaw yun unpredictably, pero ang upper body daw ni Sada Monet ay motionless habang sumusugod yun sa kanyang blind spot. Bigla siyang may na-realize nang mapansin niya yun, at inisip niya na ibig sabihin noon ay kaya niya daw itong gawin, at meron daw sandali na maski siya ay magagawang maipanalo yun. Nagsimula siyang target-in ang isa sa mga aso, kaya napasigaw si Moritaka na tina-target ng bata ang isang aso, pero sumusugod daw dun muli si Sada Monet. Gayunpaman, sa hindi inaakala ni Sada Monet, biglang iniba ni Tokiyuki ang target nito, at lumingon yun sa kanya.
Nairita siya doon at napansin na tinatawag ang move na yun na Oshihin Eri, at nag-tech-turn daw yun para tirahin yung nasa likuran niya. Napasigaw si Moritaka nang ma-realize niya yung gusto nung gawin, at pinaliwanag nito na kapag in-aim ni Tokiyuki ang isang aso, lagi siyang binabangga ni Sadamune mula sa kanyang blind spot, at idinagdag niya na palaging pareho ang anggulo at distansya, at mas malaking target daw si Sadamune kaysa sa isang aso. Sa isip naman ni Sadamune ay natatawa ito dahil kahit anong ikot daw ng katawan nun ni Tokiyuki, ay hindi siya matatamaan nun dahil nasa blind spot nga daw siya. Pinaliwanag niya dito na habang astride ka sa isang kabayo, meron limitasyon kung gaano kalayo mag-turn ang katawan mo. Gayunpaman, sa isip ni Tokiyuki ay sinasabi nito na siya ang elusive heir ng Hojo, kaya kaya niyang gawin ng kahit ano on the run. Bigla nitong ginawa ang isang unorthodox form gamit ang kanyang pambihirang balance, kaya nagulat dun si Sadamune. Di nagtagal, pinadala ni Tokiyuki ang kanyang arrow, at malakas iyong tumama sa may lalamunan ni Sadamune, na nagsanhi ng pagkalaglag nun sa kanyang kabayo, at pagkachow. Napasigaw yung point checker dun at sumigaw na Oshihin Eri sa leeg, nakatumbas ang 2 points. Napa-cheer yung mga manunood sa nakakamanghang move na ginawa ni Tokiyuki dun, pero agad yung napawi nang maalala nila na isang araw na lang ang natitira dun, at lamang pa din si Sadamune. Nagtatakang napatanong si Shizuku kay Yorishige kung paano yung nagawa ni Tokiyuki, kaya pinaliwanag ni Tokiyuki nagkaroon yun ng flash of inspiration, at ginamit nun ng kanyang balance at flexibility para i-execute ang isang acrobatic shot. At dinagdag niya na yung potential ng batang yun ay nagbo-bloom kapag tumatakbo yun. Napakumento naman si Kojira na ngayon ay alam na nila na ang young lord nila ay magaling sa Oshihin Eri, kung saan napangisi si Yorishige at natawa dahil in the future daw, malamang ay bibigyan yun ng pangalan na mas may appeal sa shonen crowd. Matapos yun ay sinimulang ipaliwanag sa atin na in ancient times, ang mga warrior na galing sa Parthian Empire ay ginagamit ang teknik na yun para talunin ang Roman army, ang greatest military force sa buong mundo at the time. Dinagdag dito na lumalapit ang mga yun at biglang tumitira habang tumatakbo papalayo, at pagkatapos ay uulitin nila ang ganitong maneuver. Walang nagawa ang heavy infantry ng Rome, at unti-unting napagod ang mga yun. Hanggang ngayon, natatandaan ng kasaysayan ang mga Parthians dahil sa kanilang kakaibang paraan ng pag-atake habang tumatakas. Matapos iyon ay bimalik tayo kina Tokiyuki at Sadamune, at tinutok na dito ni Tokiyuki ang huli nitong araw kay Sadamune, at sinubukang harangan ni Sadamune ang kanyang ulo dahil mas mababang points ang makukuha ni Tokiyuki kapag tinamaan nun ang ibang parte ng kanyang katawan. Pero sa hindi niya inaasahan, biglang tumalon yung kabayo ni Tokiyuki, kaya naging open pa din yung ulo niya dito, at tinutok nun ang kanyang pana sa kanyang ulo. Di nagtagal, pinadala ni Tokiyuki kay Sadamune ang isang Parthian shot, at tumama yun sa tenga ni Sadamune, at kita ang tuwa sa mga kaibigan nito nang mapanood yun. Sumigaw ang point checker na Oshihin Eri to the head, na nagkakahalagang 3 points, at iyon ang nagpapanalo kay Tokiyuki sa score na 5-4. Sumigaw si Moritaka na nagawa ng batang ito na manalo, at naibaliktad nito ang sitwasyon laban kay Sadamune. Napakumento si Tokiyuki na para yun sa Shrine Maiden na Tin Ironon ni Sadamune, at kita ang pagkabigla sa mukha ng lalaking ito. Napablush si Sakae nang marinig niya yun, habang sa isip naman ni Tokiyuki habang nakaseryosong mukha, ay actually, natama niya lang yung tenga ni Sadamune by chance. Pagkababa naman niya sa kanyang kabayo ay nilapitan si Ani Yorishige at binati sa kanyang pagkapanalo, at tinanong na din kung hindi daw ba ay masaya makipaglaban habang tumatakbo, at magdevelop pa daw sila ng mas maraming techniques ng magkasama, at habang sinasabi niya ito ay ipinakita dito ang parabang game tab na mamimili ka ng stats na gusto mong piliin. Matapos yun ay kinausap na din ni Yorishige si Sadamune, at sinabi nito na ngayon ay panghawakan nun ang pangako nun sa kanila, at umalis sa kanyang teritoryo at huwag na silang guluhin ulit. Nairita si Sadamune dito at sinabi na huwag itong ma-carried away, at isa lang daw sport ang dog shooting, kaya pinigilan na siya ng mga subordinate niya na sumugod dito. Di nagtagal ay sumakay na sila Sadamune at iba niyang mga kasama sa kani-kanilang mga kabayo, at sumigaw itong si Sadamune habang tumatakbo na naging traidor sila at soon ay babalik siya doon para i-confiscate ang lupain na yun, at hahalugugin niya yun para sa mga natitirang Hojo hanggat gusto niya.
Inispell naman ng mga kaibigan ni Tokiyuki ang kanyang pangalan sa likod habang itinuturo siya ng mga yon. Sobrang lumuwa yung mga mata ni Sodomone dahil sa galit, at napaisip ito kung bakit pinakompit ni Yorishige yung batang yon, dahil unsteady naman daw yung archery at horsemanship nun, at yung pagtama daw ng pananun sa kanya ay swerte lang, kaya sigurado siya na hindi sigurado si Yorishige na matatalo siya ng batang yon. Dagdag niya na besides, wala daw makakaloko sa paningin niya, at yung dim honor daw ng batang yon ay refined, at sa murang edad, ay nagsasuggest yun ng high birth. Naisip niya tuloy doon na baka survivor yun ng Hojo clan, pero agad niya yung brinish off at sinabi na hinding-hindi ilalagay ni Yorishige ang ganung kaimportanteng tao sa mismong harapan niya. Kaya dahil doon ay noindang siya kakaisip kung ano ba yung pinaplano ni Yorishige. Habang lumalayo na sila sa Demone, sinabi ni Yorishige kay Tokiyuki na may matalas yung paningin, pero sa sobrang daming nakikita noon ay nadidistract noon ang sarili niya. Bigla niya ring binulong kay Tokiyuki na nakipag-usap siya sa isang certain individual para ipakalat ang isang rumor na may isang Hojo na nagtatago dun at sa buong LAN, kaya nagulat si Tokiyuki dun. Pinaliwanag ni Yorishige na ang mga tao, kagaya ng mga gods, ay nag-e-exist sa kung saan sila pinaniniwala ang nandun, at maaari daw yung magkaroon ng powerful effect. Kung kinakailangan daw maghanap ng mga yon kung saan saan, ay magiging unfocused ang kanilang paghahanap, habang siya at si Tokiyuki naman daw ay mas lalakas pa. Matapos yun ay biglang sumigaw si Yorishige na ang battle nila ay kinakailangan siyang mag-advance kahit na siya ay tumatakbo, at dinagdag niya na nasa karera na siya ng landas tungo sa pagbawi ng pamumuno sa lupain. Habang nangyayari naman yun ay bumalik tayo kay Sodomone, at napatanong yung kasama niya dito kung nagpapawis ba talaga usually ang eyeballs, kung saan sumang-ayon si Sodomone at kaya nga din daw nun mag-secrete ng stomach acid. Sa sumunod na eksena, makikita natin si Yorishige na masayang kumakanta habang may buhat-buhat na mga scrolls. Kasama nito sila Tokiyuki at mga kaibigan nito, at may mga buhat-buhat din silang mga box at maraming papel, kaya nagreklamo si Tokiyuki kung bakit siya gumagawa ng heavy labor e siya ang heir sa shogunate, kaya nilinggan siya ni Yorishige at pinaliwanag na nagpo-post siya bilang si Chojumaru, isang shrine apprentice, kaya kung hindi daw siya umakto ng ganun, magiging suspicious yung mga kalaban sa kanya sa susunod na bumalik ang mga yon. Ibig sabihin niya daw ba sa kalaban ay si Sodomone, tanong ni Kojiro, kung saan sinabi ni Yorishige na pero ni humiliit na nila yon kaya duda daw siya na bumalik yon agad. Speaking of Sodomone naman at hindi yon babalik agad, ay bigla nilang nakita yon sa entrance ng kanilang shrine na kamakaway sa kanila habang nakangiti, at kasama nito ang ilan sa kanyang mga tauhan, kaya napatameme silang lahat dun at pinoint pa yun ni Shizuku, nadapa si Tokiyuki sa gulat, at napakomento si Kojiro na hindi yun sumusuko. Bigla namang may ipinakitang liham si Sodomone sa kanila, at sumigaw ito na salamat sa paghihintay habang tinatawag silang scum, at kumuha daw ito ng Rinji galing kay Mikado, at para sa kaalaman natin lahat, ang Rinji ay isang imperial command na dapat sundin. Pinaliwanag ni Sodomone na since kumampi silang Suwa clan sa Hojo clan, ang Suwa territory na nasa north ng Lake Suwa, ngayon daw ay pagmamay-ari na niya, na nagpabahala sa lahat ng kasama ni Suwa dito. Napaisip si Yorishige na dumating na ang panahon. Ngayon daw ay namumuno na si Emperor Go Daigo dahil bumagsak na ang Kamakura Shogunate, at plano daw noon na i-purge ang lahat ng kakampi ng Hojo, at pamunuan ang mga taong loyal lang sa kanya. Kahit sino daw ang sumuway doon ay papangalan ng kalaban ng Mikado, na magbibigay sa lords papalibot ng land na yun ang pretext para atakihin sila. Nilapitan ni Sodomone si Yorishige nang may mayabang na itsura at binangga niya yun, habang sinasabi na dapat niyang iwidwo yung mga retainers niya sa loob ng 10 araw, at ngayon daw ay maging mabuting lord ito at simula na yun. Napansin naman bigla ni Sodomone si Tokiyuki kaya napatitig siya dun, at di nagtagal ay tinalikuran niya lang yun. Kinagabihan, nagpasigawa ng meeting si Yorishige sa mga subordinate niya, at kita ang pagkaalala at pagkabahala sa mga ito habang tinatanong kung ano yung gagawin nila dun. Mangiyak-ngiyak na sinabi ng iba na kinultivate ng mga pamilya nila yung land na yun ng ilang henerasyon, habang ang iba ay sinasabi na ang miscreant kagaya ni Sodomone ay hindi deserve yun. Bigla namang may nagsalita na giyera lang ang tanging sagot dun, at ipinakita sa atin dito sina Nezu Yorinao, Ano Yukiyasu, at Mokizuki Shijinobu,
at kita ang gigil sa mukha ng mga ito habang sinasabi na sila ang three generals ng Suwa, at sa isang utos lang daw ni Yorishige ay titipunin nila ang kanilang forces at kunin doon ang ulo ni Sadamune. Napapikit si Yorishige at sinabi na ay kakonsider niya ang best course of action, at para sa araw daw na yon, bumalik muna sila sa kanilang mga bahay, kung saan nabahala yung mga tauhan niya sa kanyang desisyon. Habang nagsisiuwian ang mga yon ay tinawag niya si Tokiyuki sa undercover name noon at kinakailangan daw noon manatili para gumawa ng chores. Nang makauwi na ang lahat ng tao ay nag-usap silang dalawa, at sinabi ni Yorishige dito na narinig niya na pinangalanan nito ni Tokiyuki ang kanyang mga retainers na The Elusive Warriors, at nagkomento ito na isa yung magandang pangalan na worthy sa kanya, kung saan pinagpawisan si Tokiyuki habang sinasabi na hindi siya sigurado kung compliment ba yung sinabi nito. Sinabi naman ni Yorishige na meron siyang gustong irekomenda na bagong miyembro, at isa daw yung thief na nagngangalang Kazama Genba. Nag-ooperate daw yun sa kanyang teritoryo, kaya magiging maingat yun sa kanya, pero naniniwala daw siya na kayang ma-win over yun ni Tokiyuki. Nagtaka naman si Tokiyuki at napatanong kung bakit niya gugustuhin ang isang thief, kaya pinaliwanag ni Yorishige na syempre yung skills nun, at maaari daw na bata pa yun, pero marami na yung tricks. Gusto nito na i-enlist yun ni Tokiyuki para nakawin ang Imperial Decree sa residence ni Sadamune, kaya napatura sa pagkabigla si Tokiyuki dun. Pinaliwanag ni Yorishige na mahabang proseso ang pagkuha ng Rinji, kaya mabibigyan daw sila ng oras kapag sinira nila yun. Reluctant na sinabi ni Tokiyuki na pero unethical yun, kaya pinaliwanag ni Yorishige na siya at ang mga retainers niya ay righteous individuals, pero ang paggawa ng kung ano ang tama ay hindi lagi nakakamit ang kung ano ang mabuti. Tinapagtapik siya nito habang sinasabi na para ma-fully arm ang sarili niya bilang general, kinakailangan niya din gamitin ang mga taong unscrupulous. Napaisip si Tokiyuki kung tama ba yon, habang si Moritaka ay sinasabi na wise ba ang desisyon na yon, at bata pa lang daw yung si Tokiyuki, at magagawa daw ba noon na makipag-negotiate sa specific na kriminal na yon, kaya pinaliwanag ni Yorishige na anak ng mga rulers si Tokiyuki, kaya naniniwala siya sa metal noon. Pagkatapos, dumako tayo sa Kikyogahara, na isang town na isang oras ang layo galing Suwa kapag nakakabayo, at nakarating na sa outskirts nun sila Tokiyuki kasama ang kanyang retainers. Namangha si Kojiro sa laki ng lugar na yun, habang si Tokiyuki ay sinasabi na nandun sa area na yun yung hinahanap nila, kaya sigurado daw na merong nakakakilala dun. Matapos yun ay pumunta na sila sa town, at nagtanong na si Shizuko sa isa sa mga magsasaka dun. Nang sabihin nito na hinahanap nila ang isang lalaki na nagngangalang Kazama Genba, biglang nagsipasok ang lahat ng tao sa lugar na yun sa kanya-kanyang bahay ng may pambihirang bilis, at agad na pinagsasara ang kani-kanilang pintuan. Dahil dun ay napatameme sina Kojiro at Ayako sa pangyayaring yun, at mukhang hindi daw gusto ng mga yun si Genba, at maski daw sa Suwa ay notorious yun. Sinabi naman ni Tokiyuki nang sabi ng iba na isa yung bata, pero lahat daw ng tao doon ay kinakatakutan yon. Habang sinasabi niya yon ay biglang may lumitaw na taong nakakabuki mask sa likod niya, at sinabi nito na walang kahit sino ang kayang i-oppose siya, at kapag ginawa daw nila itong kalaban ay magbabayad sila. Dahil doon ay napatalon sa gulat si Tokiyuki, at maski sila Kojiro at Ayako ay hindi yun napansin. Sumigaw si Ayako na nasa likod nila yon, pero madali yung nakapunta sa branch ng isang puno, kaya napasigaw si Kojiro na hindi, at nasa puno yon, at pinpoint niya din na maski si Tokiyuki ay nasa isang branch na din. Pinakilala ng nakakabuki mask na ito ang sarili niya bilang si Kazama Genba, at narinig niya daw ang kanyang pangalan from Three Away, nakatumbas ng about 7 miles. Seryoso nitong tinanong kung ano yung kailangan nila, kaya pinakilala ni Tokiyuki ang sarili niya bilang si Chojumaru from Suwa Grand Shrine, at gusto niya daw i-enlist ang tulong nito. Mabilis na napunta si Genba sa kanyang tabi na nagpagulat sa kanya, at sinabi nito na hindi siya si Chojumaru, at siya yung Hojo Brat, at nakakatakot nitong sinabi na pwede niya itong ibenta kay Sadamune para sa malaking halaga. Tinitigan lang naman siya ni Tokiyuki dito, kaya napansin niya na hindi man lang yun nayanig sa kanyang threat. Maaari daw na pinagkakatiwalaan nun yung orders ni Yorishige dahil sinasabi ng iba na kayang makita nun ang future,
At habang sinasabi niya ito ay lumalabas na nakuha na niya ang kanya-kanyang purse nila Shizuko, Ayako, at Kojiro, na nagpagulat sa mga yun. Diniina ni Genba ang kanyang grip sa mga coin purse habang sinasabi na ganito ka-gullible ang mga spoiled brats, pero kaya niya daw nawasakin ang trust na yun in no time. Sumigaw ito na gusto niya ng 100 kanmon sa hindi pagsabi kay Sodomune tungkol sa kanila, at 100 kanmon per job. Para din sa kaalaman natin, pinaliwanag dito na ang kanmon ay isang dating Japanese currency, at nagkakahalaga ng 5 million yen ang hinihingi ni Genba na 100 kanmon sa kasalukuyan. Dahil dun ay napatameme at napasigaw sila Ayako na napakaraming pera naman noon. At maski si Tokiyuki ay noindang dun at hindi makapaniwala na gusto nun ng pera, kung saan sinabi ni Genba na at walang labis walang kulang. Kung gusto daw nila ng kanyang skills, tanging pera lang daw ang makakabili sak-a niya. Matapos yun ay bigla tayong pumunta sa isang parte ng nakaraan ni Genba, kung saan kausap nito ang isang lalaking nakahiga na nakasuot ng kabuki mask, at sinasabi nun na nakuha niya ang kanyang skills para mas mapaigi ang pag-serve niya sa kanyang lord. Pero sa kabila nun ay tinawag lang daw yung skills niya nun na useless at contemptible. Unti-unti daw naging suspicious yung liege niya of many years, at eventually ay inakusahan siya ng pagnakaw at pinalayas siya dun. Habang nanghihina yung lalaking ito, iniabot niya ang kanyang kabuki mask kay Genba, at sinabi na natutunan na nito ang lahat ng skills niya, kaya ngayon ay manahin daw nito ang kanyang pangalan at Freed. Pera lang daw ang natatanging pwedeng paniwalaan ito, at wala daw halaga ang tiwala at loyalty, kaya ibenta niya daw ang kanyang skills para sa pera. Bumalik tayo sa kasalukuyan kung saan sinasabi dito ni Genba sa isip niya na nawala na ang lahat kay Tokiyuki, kaya wala na daw itong pera, kaya inisip nito kung nagmamakaawa ba ito kay Yorishige para bigyan siya ng allowance, at habang lumalaki daw ang utang nito, hindi magtatagal ay si Yorishige na ang magiging master niya, na magbubunga ng masamang kalooban sa pagitan nila. Dagdag niya na kapag wala kang pera, hinding-hindi mo mapapanatili ang iyong pride, status o trust, kaya magwe-waver daw ito at maghahirap habang hinaharap niya ang malupit na katotohanan. Bigla namang nahilo dito si Tokiyuki at pera daw ba talaga ang gusto nito ni Genba? Seryoso daw ba ito dito at hindi daw balandang gusto nito makuha, kung saan biglang napatameme si Genba dun at napatulala, at napatanong sa ibig niyang sabihin, kaya dinagdag ni Tokiyuki na sa totoo lang ay na-surprise siya dun. Pinaliwanag niya na kapag naging retainer niya itong si Genba at ginamit nun ang kanyang extraordinary skills para tulungan siyang ma-reclaim ang kanyang rule, ay magiging valued supporter niya ito sa Somula pa lang, kaya magagawa nung mahingi ang isang buong province kagaya ng Kai o Musashi. Bigla siyang natawa at niyakap si Genba habang sinasabi na ang selfless nito, at ang gusto lang nito ay pera at hindi isang probinsya, kung saan nahilo at noindang si Genba sa pangyayari. Napangiti dito si Shizuko at napatawa din ng malakas si Kojiro, at si Ayako naman ay naguluhan sa topic na province, habang sinasabi dito na talagang galing itong si Tokiyuki sa pinakamayayaman na mga pamilya, kaya ang sense of wealth noon ay ibang-iba sa kanila. Matapos ang kanilang pag-uusap ay nagsimula na silang maglakad ng magkakasama, at masaya dito si Tokiyuki, habang si Shizuko ay tinatanong si Genba kung talaga bang pera ang gusto nito. Tila naging isang guardian angel ni Genba dito si Shizuko nang bulungan niya ito na kapag naibalik ni Tokiyuki ang power noon, ay maaari siyang makakuha ng isang buong province, at tens of thousands of kanmon kada taon, at ang kanyang immediate living expenses ay magiging hindi na problema, dahil covered ng Suwa Grand Shrine ang retainers ni Tokiyuki. Umakbay naman sa kanya si Kojiro at sinabi na naiintindihan siya nito at isa raw iyong gamble. Makakuha ng pera ngayon, o mag-serve para sa mas malaking reward sa hinaharap. Habang si Shizuko ay tila naging anghel, eto namang si Kojiro ay tila naging isang demonyong bumubulong sa kanya, at dinagdag nito na pero, ang mga perspective rules na nakikita ang sarili nila sa isang malaking problema ay hindi madalas dumadating, kaya isa daw itong once in a lifetime opportunity. Dahil dun ay hindi na sila kinaya ni Genba at lumayo na ito sa kanila at sumigaw na wag nila itong bulungan, at hayaan daw nila siyang mag-decide ng mag-isa. Bigla niya namang tinawag si Tokiyuki na spoiled brat, at pinoint niya na gusto noon na nakawin ng isang Imperial Command galing sa residence ni Sodomune, at isa daw yung delikadong trabaho. Hindi niya daw ire-risk ang kanyang buhay para sa isang irresponsibleng employer, kaya gagawin niya lang daw yun kung sasama si Tokiyuki.
Sinabi niya na magdedesisyon siya sa pagitan ng pera at isang probinsya pagkatapos patunayan ni Tokiyuki ang kanyang kakayahan, kung saan sumagot si Tokiyuki na kung ibig sabihin noon ay gusto nito ang kanyang tulong, ay tinatanggap niya yun. Pagkatapos noon ay dumako na tayo sa pagpunta nila sa may labas ng residence ni Sadamune. Pero bago sila pumasok doon ay ipinakita dito na nagplano muna sila, kung saan meron silang mapa ng buong bahay ni Sadamune. At pinapaliwanag dito ni Shizuku na simula nung naging governor yun, pinalawak nun ang kanyang storehouse, at dahil daw yun sa Imperial Command, dahil kinakailangan niyang i-secure ang storage para sa isang importanteng document. Pinaliwanag niya din na kinontak niya yung karpinterong kinuha ni Sadamune, at pinagawa niya yung mapa ng compound na yun, kaya napatameme si Tokiyuki kung kailan niya ginawa ang lahat ng yun, habang si Ayako ay sinabi na talagang magaling si Shizuku sa mga ganong bagay. Bumalik tayo sa kasalukuyan, at tinitignan na nila Genba at Tokiyuki kung nasaan yung storehouse kung saan tinatago ni Sadamune yung command, at may nakita din sila ditong mga moat at walls, at mga guards sa harapan ng storehouse at papalibot ng grounds. Dahil dun ay napakomento si Tokiyuki na magiging mahirap yun, at dagdag ni Genba na nakita din nila dun ang ibang nag-target sa storehouse ni Sadamune, at ang mga ulong na wala nun na nakadisplay sa labas. Nang makita din yun ni Tokiyuki ay napalunok siya sa takot. Damako naman tayo sa loob ng storehouse, at dito, parang baliw na natatawa si Sadamune habang sinasabi na hindi kayang tanggihan nila Yorishige ang Mikado's command. Sobrang nakaluwa yung mga mata niya dito habang tinititigan ang nakasil na Rinji habang may kasamang isa pang lalaki, at sinabi nito na una, ay titikman niya ang kaunting parte ng teritoryo ni Yorishige, at pagkatapos ay lulunukin niya iyon ng buo. Dagdag niya sa isip niya na salamat sa kanyang panunumpa ng katapatan kay Lord Takauji, lumalakas ang kanyang mga pag-asa sa kinabukasan. Tumayo na silang dalawa ng kanyang kasama, at sinabi nung kasama niya na dapat nitong i-brandish yung command sa kanila sa araw ng withdrawal ni Yorishige, at sumang-ayon dun si Sadamune at sinabi na pero manatili muna ito dun ngayong gabi bago umalis, at tinawag niya yung Lord Ichikawa. Sa labas naman ay makikita natin na nag-aabang sila Kojiro at Ayako ng signal nila Tokiyuki, pero naging reluctant dito si Kojiro at napatanong kung talaga bang mapagkakatiwalaan nila si Genba, dahil paano daw kung nilulor lang noon si Tokiyuki sa isang trap at ibenta yun kay Sadamune, kung saan sinabi ni Ayako na huwag siyang mag-alala, at nirekomenda yun ni Yorishige sa kanila, kagaya na lang daw ng pagrekomenda noon sa kanila kay Tokiyuki mismo. Dahil dun ay naibalik ni Kojiro ang kanyang composure at inisip namang na at least hindi boring yung si Genba. Bumalik naman tayo kay Sadamune, at nilock na niya yung storehouse niya gamit ang parehong lock na ipinakita sa atin habang pinapakilala ni Yorishige kay Tokiyuki si Genba. At nang makita yun nila Tokiyuki na ngayong nilock na yun ni Sadamune, ay oras na daw para kumilos sila. Tuwang-tuwa at tila na e-excite dito si Tokiyuki habang iniisip na magiging madali ang pagtawid sa moat na nakapalibot dun, at kahit sinong experienced thief daw ay kayang buksan ang tatlong locks na yun. Ang problema na lang daw nila ay yung dalawang guard na nasa storehouse, at wala daw masesecure pa na lock sa mga flesh and blood guards. Bigla namang tumalon si Genba papalayo ng puno na pinagtataguan nila, at sinabi noon na pero meron siyang skills para asikasuhin din ang mga yun, at kumuha din siya doon ng isang branch ng puno. Pagka-landing niya sa lapag, ay ginamit niyang platform ang manipis na branch na yun para makatalon ulit patawid ng mole, at di nagtagal ay nagawa niyang makaakyat maski sa pader ng compound na yun. Pagkatapos ay naglagay siya ng lubid para tulungang si Tokiyuki na makaakyat, at nung iniisip nito na gamitin nito yun para makaakyat kung hindi siya takot, pero nang ibato niya yung dulo nun kay Tokiyuki ay nakita nun na umaapaw sa tuwa ang mga mata nun, kaya napatameme siya dahil mukhang eager yun. Habang patago silang pumupunta sa storage house, binulungan ni Genba si Tokiyuki na kasama nitong mag-sneak around ang isang thief, at napatanong din na hindi daw ba ay disgraceful yun para sa isang anak ng Big Shot Warrior, o baka dahil ginagawa niya lang daw talaga ang kahit anong gusto ni Yorishige. Napapikit at napangiti si Tokiyuki dito at sinabi na nilunok na niya ang kanyang pride sa mga panahong tumakas siya galing sa Kamakura. Dagdag niya na besides, lahat ng nasa suwa ay naging mabait sa kanya, at kinupkup siya noon, at dahil daw dun kaya ganito ang sitwasyon nila, kaya ang pagnakaw daw ng command na yun ay makakatulong sa kanila, at kag ibig sabihin noon ay maibabalik niya yung kabutihan na binigay ng mga yu sa kanya, ay hindi disgrace ang ginagawa nila.
Napalingon sa kanya si Genba, at biglang sumigaw tumigil daw itong si Tokiyuki sa pinagsasabi niya, at makinig daw ito sa kanya. Kahit kailan daw ay hindi naging mabuti ang kinalalabasan ng pakikipag-deal para sa intangibles, kaya pinagkakatiwalaan niya lang daw kung ano ang palpable. Nagkakaroon daw ng resulta ang pera at takot ikanya, at sinimulan niyang sabihin ang istorya tungkol sa isang babae na once tumanggi na bayaran siya para sa pag-iimbestiga ng isang affair. Pumasok daw siya ng palihim sa bahay noon at hinaluan niya ng mga ipis at ihi ang kanin noon, at sinaing niya yun. Pagkatapos ay gumulong siya ng hubad sa kanyang kimono at dinungihan ito, at pagkatapos ay maingat niya itong muling tinupi, kaya ngayon daw ay masyadong takot ang lahat kahit sino para lokohin siya, kung saan napatameme si Tokiyuki habang iniisip na hindi naman siya kinatatakutan ng mga yon, kundi mas tama na sabihin na kinamumuhian siya ng mga yon. Dagdag ni Genba habang umaalis sa kanilang pinagtataguan na pinagkakatiwalaan lang ng mga tao ang nakikita nila, at dun daw nakahimlay ang kanyang artifice. Gulat na gulat si Tokiyuki nang magsimula itong magpakita sa mga kalaban nila, at napaisip kung bakit yun naglalakad lang ng ganon, at bakit pa daw sila palihim na pumasok dun kung ganon. Dahil dun ay naisip niya na baka isa-sell out na siya nun sa mga kalaban. Habang naglalakad papunta si Genba sa mga guard, biglang may tumawag sa mga yon, kaya nakuha nun yung atensyon ng dalawa. Pagkalingon nila ay lumalabas na si Sadamune yon, rather, si Genba na nag-anyong si Sadamune, at seryoso nitong sinabi na hindi masikip ang pagkakalagay ng ilang paku sa Northern Wall, at inutusan niya yung mga yon na ayusin yon. Nabigla yung mga yon, at maski si Tokiyuki ay nagulat sa pangyayari. Nagrason yung isa sa mga guard na sinabihan sila nito na wag iwan yung storehouse, kaya tinawag sila na Sadamune na fools, at paano daw kung biglang may magsagawa ng night attack. Napasigaw na itong si Sadamune na kapag nasaksak siya habang natutulog, ay i-display niya yung mga ulo ng dalawang ito. Natakot dun yung mga guard kaya nagsorry ang mga ito at agad na sumunod, pero napansin ng isa yung cat ears niya, kaya napatanong ito kung bakit siya may ganun, kaya sinigawan niya yun at sinabi na mas nagiging cute siya dun, at hindi daw ba ay striking yun. Dahil dun ay natakot na rin yung isa at sumang-ayon, at napaka-striking daw noon na parang night attack, habang si Genba ay napalingon kay Tokiyuki at napangisi, kaya napatameme dun si Tokiyuki. Pagkatapos, habang inaalis yung mga lock ng storehouse, pinaliwanag ni Genba na sa pamamagitan ng paglagay ng clay sa kanyang fox mask, kaya niyang i-replicate ang mukha ng halos kahit sino. Di nagtagal, nagawa nang maalis ni Genba ang lahat ng locks dito, at napaisip dun si Tokiyuki na ito pala yung dahilan kung paano nun nalaman ang tunay niyang identity, at malamang daw ay in-impersonate nito ang kung sino na Tiga Suo Grand Shrine, at tinawag niya yung isang wily guy. Pagkapasok nila sa storehouse ay biglang sinabi ni Genba na sigurado siyang inisip nito na isa-sell out na niya ito kay Sadamune kanina, kaya nang inagsagulat dun si Tokiyuki. Understandable naman daw yun ika ni Genba, since ninanakaw niya ang parehong valuables at identities. Nilagayan ulit ni Genba ang kanyang fox mask ng clay, at di nagtagal ay kinuha noon ang itsura ni Tokiyuki, at tinanong nito dun kung talaga bang mapagkakatiwalaan pa siya nito bilang retainer niya, kahit na ilang milyon ng warriors ang nagbetray sa kanya. Napatitig sa kanya si Tokiyuki, at bigla tayong pumunta kay Sadamune na mahimbing ang tulog at nananaginip pa na may tinitira ito ng pana. Habang tulog siya ay pinakikinggan maigi ng kanyang kasama kanina na si Ichikawa Sokafusa ang lapag. Habang pinakikinggan nito ang lapag gamit ang kanyang malalaking tenga, napaisip ito na may naririnig siyang mga tunog galing sa loob ng storehouse, at napansin niya dito na iyon ang mga bulong ng dalawang batang lalaki. Kita ang pagkabahala niya dito, at narinig niya rin yung mga guards na nasa North Wall, kaya napatanong siya sa isip niya kung bakit nag-uusap yung mga iyon dun. Bumangon na siya dito at agad na inutusan ng guard na nasa labas ng kanyang kwarto na si Goro, nagisingin si Sadamune, habang inutusan niya si Hakuhachiro na i-summon yung retainers at si Setero naman ay sinabihan niya na i-inform ang mga guards, at gawin daw nilang lahat iyon ng tahimik. Matapos iyon ay kinuha na niya ang kanyang katana, at habang nag-stretching ay seryoso nitong sinabi na kung wala siya dito sa gabing iyon, ay hindi nila magagawang maglagay ng mga ulo ng bata bilang display. Sa sumunod na eksena, bumalik tayo kila Tokiyuki at Genba, at na-sense niya na may mga tao na sa labas ng storehouse, at napansin na daw sila ng mga yon,
Kumikilos na ang mga iyon para palibutan sila. Sinabihan ni Genba si Tokiyuki na nakita na niya yung Imperial Command, at ngayon ay aalisin na lang nila yung bubong dun at tatakas, at pinoint niya din na hindi niya trabaho na protektahan ito, kaya kung gusto daw mabuhay ni Tokiyuki ay subukan nung makakip up sa kanya. Sa labas ng storehouse, pabulong na pinamamadali ni Ichikawa yung mga retainers niya para biglaan silang pumasok dun. Pero habang papalapit pa lang sila ay nagawa ng makapunta nila Genba at Tokiyuki sa bubong. Sumigaw is Ichikawa sa irita na nakalabas ang mga yon bago pa sila makapasok, at biglang nagbato ng ilang smoke bombs itong si Genba para ma-disrupt ang kanilang vision. Pagkatapos, nagbato din si Genba ng flash grenade na lalong nagpabulag sa kanila. Dahil dun ay napakomento yung isang kasama ni Ichikawa na dahil sa smoke at flash na yun ay wala na siyang makita, kaya agad na inagaw ni Ichikawa yung pana nito, at Maijing pinakinggan ang paligid. Naghanda itong tumira at sinabi na pero siya ay kaya niya silang marinig, at dinavert daw ng mga iyon ang atensyon nila, at ngayon ay inaakyat nun ang isang pader sa kabilang direksyon. Binitawan niya ang kanyang arrow at sa gulat nila Tokiyuki at Genba ay tumama yun sa may damit ni Tokiyuki, pero buti na lang ay dun lang tumama yon, kaya napakumento si Tokiyuki na muntikan na siya. Di nagtagal, nagawa na nilang makatakas sa compound, kaya nairita dun si Ichikawa at napakumento na talagang mas magaling na archer sa kanya si Sadamune, at naiirita nitong tinanong kung wala pa daw ba yun dun. Nagsimulang kumilos ang mga subordinate ni Sadamune para subukang habulin sila Tokiyuki, at sinabi ng mga ito na tumakas yun sa may pader, at sa ngalan ni Sadamune ay huwag daw nilang hahayaang makatakas ang mga magnanakaw na yun. Sa labas ng compound, agad na sumakay sila Kojiro at Ayako sa kanilang mga kabayo nang makita nila yung fire signal na ginawa ni Genba, at ibig sabihin daw noon na kailangan nilang i-draw off yung mga humahabol dun. Nakita sila ng mga pursuers, kaya inisip ng mga yun na sila Tokiyuki, kaya sila yung sinubukang habulin ng mga yun. Pinakinggan maigi ni Ichikawa ang paligid, at nagkomento ito na naririnig niya yung tunog ng mga kabayo, pero hindi ang tunog ng mga batang lalaki na tumatakbo papunta sa mga yun galing sa pader, kaya ibig sabihin daw noon ay malamang mga decoy lang yung mga kabayong yun. Pinoint niya din na sa katunayan nga ay wala siyang narinig na footfalls, kaya sigurado daw na malapit lang yung mga yun sa kanya. Sinabi nito na marahil nagtatago ng mga yun sa grove na nasa gilid niya, kung saan nagulat sila Tokiyuki at Genba dahil nandun na talaga sila. Inilabas ni Ichikawa ang kanyang katana at dahandang lumapit sa grove na pinagtataguan nila habang sinasabi na lumabas na sila kung nasan man sila. Habang nagtatago ay pinaliwanag ni Genba sa isip niya na laki ni Sadamune si Ichikawa, at ang problema nila dun ay ang Infernal Ears nun dahil nagre-rally on site ang kanyang mga tricks, kaya hindi gagana ang mga iyon dun. Masama na daw yun ika niya, at sigurado daw na mahahanap sila nun. Tinignan niya si Tokiyuki at inisip kung i-sell out niya na lang ito, kung saan agad niya yung brinish off at sinabi na huli na ang lahat dahil tumakbo sila pareho, kaya isasama na daw siya ng mga yun dun. Inisip niya na sobrang nagkamali siya dun dahil sobrang na-focus siya sa pagtuturo kay Tokiyuki ng ways ng mundo, at pagnod ng trust para sa ibang tao nun na gumuho. Bigla siyang tumayo sa kinauupuan nila ni Tokiyuki at inisip na iwan na lang yon, at kaya niya namang umalis doon ng palihim at walang makakapansin sa kanya. Nagulat si Tokiyuki sa kanya at sinubukan siya nung pigilan at pagsabihan na kapag naglalaro ng hide and seek, ang movement sa ganung distance ay makaka-attract ng atensyon. Nang sinusubukan pa lang ni Genba na makatakas doon, ay nakita na siya ni Ichikawa, at nakahanda na itong i-swing ang kanyang espada sa kanya. Dito na nagsimula ang sumunod na Nanboku Chotag, at ang kalaban naman nila ngayon ay ang all-hearing demon na si Ichikawa Sokafusa. Dahil ang tenga nga nito ni Ichikawa ang nakahanap sa kanya, at tila nagkaroon ng bibig ang tenga noon at nagsalita sa creepy na manner na nahanap niya na sila, na nagsisimbolo kung gaano yun katalas kesa sa ibang senses niya. Nang iwawasiwas na ni Ichikawa ang kanyang katana kay Genba, agad na dumating dun si Tokiyuki at tinulak si Genba sa kanyang kaligtasan, kaso nagsanhi yun na siya ang nataman ng katana ni Ichikawa sa likod. Gayunpaman, sa kabutihang palad ay hindi siya nun nahati sa dalawa dahil tumama din sa puno yung atake ni Ichikawa, kaya napatalsik lang siya dun at nagkaroon lang ng hiwa sa likod. Nagawang masalaw ni Genba si Tokiyuki matapos yun, at kita ang pagkagulat sa mga mata nito nang masilayan niya kung paano siya nang iniligtas.
Nahirapan naman si Ichikawa na tanggalin ang kanyang katana sa puno, kaya habang hinihila niya yun ay nagawa ng makatakbo ng dalawa sa kanya. Dahil dun ay napamura na lang siya at nagsisi na dapat hindi yung longsword niya yung dinala niya dun dahil hindi niya yun magagamit sa dami ng puno dun. Habang tumatakbo ay tinanong ni Genba kung kamusta yung sugat ni Tokiyuki, kaya sinabi nun na huwag siyang mag-alala at napigilan daw ng puno yung blade. Napatahimik ng saglit si Genba, pero pinaliwanag niya dito na sinubukan niya itong iwan, kaya bakit daw siya nito iniligtas, at hindi na lang umalis ng mag-isa, kaya sumagot si Tokiyuki na gusto niyang humingi ng tawad sa pag-doubt sa kanya kanina, pero hindi niya daw yun magagawa kung patay na siya. Napayuko si Genba nang marinig niya yun, at dinagdag ni Tokiyuki na mahina siya at ungenerous, kaya baka pagdudahan niya ulit ito. Pero nangangako daw siya na hinding-hindi niya ito tatrydoran dahil mas masayang tumakas kasama siya. Hindi niya daw kayang takasan ang malalakas na demons ng mag-isa, pero kapag kasama nito ang skills ni Genba ay magagawa niya yun, at kahit yung isipin niya lang daw yun ay nagpapa-excite na sa kanya. Nginitian ni Tokiyuki si Genba at sinabi na kahit na nasa malaki itong problema o naging traidor ito, ay lagi daw siyang tatakas ng kasama siya, kung saan ang laki ang mga mata ni Genba nang marinig yun. Matapos yun ay habang tumatakbo, pinaliwanag sa atin dito na sandamakmak na tao na ang nang traidor kay Tokiyuki, pero wala daw kahit anong record ng pang-traidor nito sa iba. Ang mga araw daw na yun ay puno ng rife at division, ngunit na natili siyang tapat sa tuwid na landas ng mandirigma. Sa kabilang banda naman, nagising na si Sadamune, at kita ang gigil sa mukha nito habang hinahanap kung nasaan yung mga magnanakaw, at agad itong naghanda upang habulin ang mga iyon. Nang subukan niyang tignan ang kagubatan, nairita siya sa sarili niya dahil tumatanda na daw siya at humihina na daw ang kanyang night vision. Habang tumitingin siya doon ay biglang may umakbay sa kanya, at sumakay sa sinasakyan niyang kabayo, at lumalabas na si Ichikawa yun, at habang nakayakap yun sa kanyang balikat ay switch siya nitong tinawag na fool, at sinabi na kasama siya nito. Nagulat si Sadamune dito at sinabi na nang magkasama, iso-slaughter nila yung mga magnanakaw na yun habang iniisip kung ano yung pinagsasabi nung fool, dahil mas matanda siya doon at ina-outrank niya yun. Mabilis silang tumakbo sa loob ng grove gamit ang kanilang kabayo, at habang nangyayari yun ay bumalik tayo kina Tokiyuki at Genba, at sinabi dito ni Genba na meron siyang mga kabayo sa labas ng grove, at malapit na daw sila doon. Nauunawaan naman daw yun ni Tokiyuki, at inaya na siya noon na kumilos, kaso nga lang ay paglakad noon ay kita niya na hirap na yun. Napansin niya dito na marami na yung nawalang dugo, kaya hindi na daw noon kakayaning magpatuloy pa ng ganon. Bigla namang may narinig si Tokiyuki na tunog na galing sa kanilang likuran kaya agad siyang napalingon doon, at pagkalingon niya ay lumalabas na isa yung mabilis na projectile na papunta sa kanya, pero sa kabutihang palad ay nagawa niya yung mailagan. Sa lakas ng projectile na yun ay nagawa nung mavasak ang isang puno, na nagpawidang kay Genba at nagpaisip kung isa ba yung lightning strike, kung saan humindi si Tokiyuki at sinabi na siya yun. Ang arrow daw na yun ay nanggaling kay Sadamune. Napasigaw si Genba na imposible yun, at ilang daang metro daw ang layo nun sa kanila, at pinoint pa nito na yung aim nun ay dead on kahit na ang dilim-dilim. Sa kabilang banda, habang sakay-sakay ng kanilang kabayo, nang gamit ang talas ng tenga ni Ichikawa, ay nagagawang mapinpoint ni Sadamune ang dalawa kaya nagagawa niya ang mga iyon na tirahin. Sinabi ni Ichikawa sa kanya na tumira lang siya kung saan iniuutos ng kanyang tenga, at tinawag siya nung Lord Sadamune, kung saan mayabang na sinabi ni Sadamune na ang mga kamay na iyon ay naglagay ng marami sa kanilang puntod, at natuwa din ito dahil inaddress siya ni Ichikawa na Lord. Pagkabalik naman natin kina Tokiyuki at Genba, ay iniisip nito ni Genba na hindi pa nila nararating yung mga kabayo, pero hindi daw kayang i-outrun ni Tokiyuki yung pana noon ni Sadamune. Habang tinitignan si Tokiyuki na hirap, ay nairita siya doon. Sinabi niya na kaya niyang hindi pansinin ang isang utang niya na hindi nakikita, pero ang ganong klaseng sugat daw ay masyadong obvious, kaya kinakailangan niya daw iyong bayaran, at nagsimula siya ditong kumilos. Habang kumikilos na siya, sa banda naman nila Ichikawa at Sadamune, at sinignalan ni Ichikawa si Sadamune na simulan itong patumbahin yung injured na bata, kung saan nagkomento si Sadamune na magandang ideya yun at i-guide daw siya nito gamit ang kanyang pambihirang pandinig.
Pinakinggang maigi ni Ichikawa ang dalawa, at nagtaka siya dahil papalapit sa kanila yung batang hindi injured. Bigla namang may lumiwanag sa itaas nilang dalawa kaya nakuha nun yung atensyon nila. Lumalabas na si Genba ang may kagagawa nun, at nagkomento ito na mukhang nagkampi silang dalawang old farts dun, at kahit nasakit sa ulot daw ito ay papalaygan niya daw silang dalawa. May napansin si Ichikawa sa kanya at nakilala nito ang suot-suot niyang fox mask, at narinig niya daw ang tungkol dito kay Genba. Nang marinig ni Sadamune ang pangalan ni Genba na Kazama, ay nagtaka ito, kaya pinaliwanag ni Ichikawa sa kanya na yung tatay noon ay na-exile sa kanilang clan dahil sa dishonesty at nalaglag yun sa pagnanakaw. Nairita naman si Sadamune dito at habang tinututukan yun ng pana ay sinabi na isang branch yung clan na yun ng Suwa clan sa Shinano, at sigurado daw siya na pinadala sila doon ni Yorishige para nakawin yung Imperial Command, kung saan nagmaang-maangan si Genba at tinanong kung ano yung ibig niyang sabihin sa Imperial Command, at nandun lang daw siya para i-taunt silang mga warriors. Tinadyaka ni Genba ang puno na kinatatayuan niya, na nagsanhi ng paglipad ng sandamakmak na ibon na natutulog doon, kaya nahirapan si Ichikawa na pakinggan yung movements niya dahil natatabunan yun ng ingay ng mga ibon. Sinabi naman dito ni Genba hindi niya naman masasabi na marami siyang alam tungkol sa pagpatay, pero kung usapang deception daw ay walang paraan na ang dalawang uptight grunts ay matalo siya. Habang nangyayari yun ay pinaliwanag sa atin na ang salitang shinobi ay nagsisignify ng stealth, at lumabas yun sa isang medieval document na tinatawag na Taiheki na nire-record ang event sa mga panahong yun. Nagsimulang tumambling-tambling si Genba papalibot sa dalawa, kaya noindang yung mga yun sa kung ano yung ginagawa niya. Nabwisit si Sadamune dito at sumigaw na nato throw off siya dahil sa erratic movements noon, pero sinubukan niya pero natamaan yun habang iniisip na hindi yun mahalaga at sa range na yun ay hindi siya sensible. Gayunpaman, nang tutukan niya ng pana si Genba ay bigla niyang nakita yung mukha ni Ichikawa doon, kaya napalingon siya kay Ichikawa na kasama niya sa likod niya at nalito. Dahil doon ay bago pa niya mabito ang kanyang arrow, ay gamit ang isang hidden hook sa sleeves ni Genba ay nagawa nun yung mahila, at maputol ang kanyang bowstring. Napasigaw si Sadamune na hindi yun patas, kung saan napangisi lang doon si Genba, at si Ichikawa naman ay napasugod na din dahil sa buwisit nito sa kanya, pero bago pa siya makalapit dito ay binatuhan siya nun ng buhangin sa mukha, kaya napatigil siya doon. Nagkomento si Genba habang pinaglalaroan ang mga bola na may smoke at fire na label, na ang mga mata ng kanyang accomplice ay lumiliwanag sa ganung klaseng tricks, pero silang mga robes daw ay napag-iiwanan na. Kinisat niya yung dalawang bola at nagsanhi yun ng pag-apoy, at dinagdag nito na puno ng old documents yung storehouse nito ni Sadamune, kaya sinabihan niya daw yung partner niya na hindi para nakawin ang mga papel, kundi para sunugin ang mga yon. Nagtaka si Sadamune sa sinabi niya, pero agad na nanlaki ang kanyang mga mata nang mapansin niya na nagsisimula ng masunog ang kanyang storehouse, at habang nangyayari yun ay pinaliwanag sa atin dito na ito ang age kung saan nagsimulang mag-stray ang mga warriors sa strict codes of warfare, at instead, ay gumagawa na ang mga yun ng sneak attacks at sabotage. At dito na daw nagsimulang lumaganap ang mga ninja. Sa loob ng compound ni Sadamune ay windang na windang yung mga tauhan niya habang pinapanood na masunog yung storehouse niya, at sa sandaling nakuha nun yung atensyon niya, ay biglang nawala si Genba sa kanyang harapan. Nag-aalalang tinanong ni Ichikawa sa kanya paano kung nasa loob pa ng nasusunog na storehouse yung Imperial Command, kung saan nagpapanik na sinabi ni Sadamune na huhulihin nila ang mga gumawa noon at pipiliting magsalita. Habang sinasabi yun ni Sadamune ay narinig ni Ichikawa ang mga paa ng kabayo, kaya narealize niya na yung mga decoys yun. Di nagtagal, nagawang makuha nila Ayako at Kojiro ang sugatang Tokiyuki, at mabilis nila yung tinakbo papalayo sa lugar. Dahil dito ay nabwisit sila Ichikawa at Sadamune, at gigil na sinabi nito na hindi na nila yun mahahabol, at sira pa dun yung pana niya, at dinagdag niya na niloko silang lahat ng batang naka-fox mask na yun. Sa sitwasyon ng men nila Tokiyuki, pinapaliwanag ni Kojiro doon na nakita niya yung fire signal kaya pumunta siya para tumulong, at mukhang nasa masamang kalagayan daw yung young lord nila. Bigla namang tumalon si Genba sa likod ng kanyang kabayo, kaya nagulat sila doon at pinagsabihan yun ni Ayako na maging mas maingat sa lord nila. Nagkomento naman si Tokiyuki na actually, si Genba ang rason kung bakit sila nakatakas doon, kaya napalingon doon si Genba. Dagdag ni Tokiyuki na ang saya nung ginawa nila,
at maglaro daw ulit sila ng hide and seek sometime. Napatitig sa kanya si Genba at naalala niya ang mga salita ng kanyang ama na kahit makakita siya ng isang lord na karapat dapat iligtas, at wala siyang masamang hangarin, dapat pa rin niyang pigay nito hanggang sa huling cussing at kunin ang lahat ng makukuha hanggang sa susunod na buhay. Matapos iyon ay biglang tumalon si Genba sa ulo ng kabayong sinasakyan ni Tokiyuki at pumayag ito na sumali sa kanya sa isang kondisyon na makakatanggap siya ng isang province, pero hindi niya daw mapapatawad ang isang non-payment dun. Kung hindi daw yun maibibigay ni Tokiyuki ay hahuntingin niya ito, ang mga magiging anak, apo, at kahit sinong relatives nito. Napangiti lang dito si Tokiyuki at biglang tinanong ibig sabihin daw ba nun ay makikipaglaro siya ng mataya-taya sa kanila, kung saan naiiritang napasigaw si Genba na hindi, at sinasabi niya daw sa kanya na isis nito na magkaroon ulit ng power. Sa sumunod na eksena, sinubukang pumunta nila Ichikawa sa teritoryo ni Yorishige, pero agad lang silang pinalayas ng mga tao doon dahil wala daw silang Imperia Command, kaya tumatanggi daw silang umalis. Sabi ng mga ito na sigurado na silang mga miscreants ay nagsisinungaling tungkol sa command para lang manako ng mga ito yung land nila. Wala daw silang mga proof, kaya hindi daw sila susunod doon, at kung hindi daw nila yun gusto ay edi ipakita nila doon yung command. Natameme lang doon si Ichikawa, at matapos yun ay pumunta tayo kay Sadamune na kinakausap ang isa sa mga goons niya, at kitang irita nito sa pagkasunog ng kanyang storage house. Gayunpaman, agad nitong naisip na pwede pa siyang makakuha ng isa pang command sa loob ng isang buwan, kaya magiging short-lived daw ang reprieve ng mga yun. Sumigaw naman yung isa niyang tauhan na may dala itong masamang balita, at sinabi nito na hindi na niya pwedeng isis ang teritoryo ni Yorishige, kaya nanlaki ang mga mata niya dun. Habang nangyayari yun ay dumako tayo sa province ng Kyo, at pumunta ang sandamakmak na lalaki dun para sabihin na tumulong silang lahat sa pag-overthrow ng Hojo clan, pero hindi naniniwala ang ilang subordinate ng emperor dun at sinabi na karamihan sa mga yun ay nagsisinungaling dahil umaasa ang mga yun na makatanggap ng reward, at ang pag-verify daw ng claims ng mga yun ay aabuti ng ilang taon, at magiging hadlang nito sa mahalagang usapin ng estado. Sa loob naman ng kwarto ni Emperor Go Daigo ay tinitignan nito ang sandamakmak na documents, at di nagtagal ay napakomento ito na ang hassle noon, kaya agad na nagsibaw ang mga subordinate niya at kinabahan sa pagsabi niya na ang hassle noon. Matapos yun, ipinaliwanag sa atin dito na dahil na overwhelm ang Emperor sa dami ng applications, napagdesisyon na nito na i-allocate ang isang land according sa kanyang will, at inutusan niya ang lahat ng lands maliban sa mga pagmamayari ng Hojo clan na manatiling unchanged. Kaya't napanatili ni Yorishige ang kanyang teritoryo ng walang parusa. Nang marinig ni Sadamune ang masamang balita ay nanggalaiti ito sa galit at paano daw yun nangyari habang pinapakalma naman siya ni Ichikawa at magkakaroon pa naman daw sila ng chance, pero hindi ito kumalma at sumigaw na kinamumuhian niya talaga yung si Yorishige. Bumalik tayo sa Suwa clan, at kita dito na nagka-celebrate ang mga taong pinamumunuan ni Yorishige dahil sa nakamit nilang victory sa land laban kay Sadamune. Habang nangyayari yun ay ginagamot naman ni Yorishige si Tokiyuki sa kabilang kwarto, at nagkomento ito na tagumpay nitong nabigyan niya sila ng oras, at kung talagang ibinigay niya lang yung teritoryo niya kay Sadamune ay siguradong hindi na niya nabalik yung control dun. Dagdag pa niya ay na-win over nito ang isang worthy retainer, at wala daw salita ang makakapagpakita dito ng kanyang gratitude, kung saan napangiti lang dito si Tokiyuki, habang si Kojiro ay sumang-ayon kay Yorishige na isang welcome addition si Genba sa kabila ng rough ways noon. At habang sinasabi niya yun ay ipinakita dito si Genba na mayabang na hinihingian si Shizuku ng isa pang round ng sake. Bigla namang tinanong ni Kojiro na given na may ganitong skills si Genba, ay posible daw ba na mapugat nito yung Aoi ni Taka Uji habang natutulog yun, kaya napalingon sa kanya si Tokiyuki at napatitig, habang si Yorishige ay sumagot ng hindi, at hindi daw nila pwedeng i-assassinate si Taka Uji. Magandang oportunidad daw ito para i-reassess ni Tokiyuki ang kanilang kalaban, dahil si Ashikage Taka Uji daw ay fathomless maski para sa kanya. Dagdag ni Yorishige na kasalukuyang nangyayari ang isang power struggle sa loob ng government ni Emperor Go Daigo, at habang pinapaliwanag niya na si Ashikage Taka Uji ang nagre-representa ng warriors ay nang sasabihin niya na yung ibang nagre-representa ng ibang factions, ay bigla tayong napunta kay Taka Uji, at kasama nito si Moronao at ilan pa niyang mga tauhan, at nakasakay ang mga ito sa kanika nilang kabayo habang nag-stroll sa isang town.
Habang nag-stroll ang mga ito ay biglang may nagpaulan ng sandamakmak na pana papunta sa kanila. Kung saan nagawa niya naman yun mailagan, kaso sa kasamang palad ay nataman ng ilan sa kanyang mga tauhan. Nasalo naman ni Moronaw yung pana na papunta sa kanya, at agad na naghanda yung isa pa niyang kasama. Merong lalaking nagpakita sa kanila galing sa bubong ng isang bahay, at nagkomento ito na sa wakas ay nahuli niya na ito habang kasama ang maliit na grupo, at sinabi nito na dito na mamamatay si Takauji. Tinawag naman ni Takauji yung lalaking ito ng Your Highness, at binati niya ito sa kanyang appointment sa pagiging shogun. Matapos iyon ay pinakilala dito ang Highness na kinakausap ni Takauji bilang si Moriyoshi Shino na Tai Shogun ng Sei, at matapos nun bitawan ang kanyang pana ay in-unsheathed na niya ang kanyang katana. Pinaliwanag dito na bilang anak ni Emperor Go Daigo, kinuha nito ang trabaho ng kanyang tatay sa pangunguna sa pag-overthrow ng Kamakura Shogunate, at malaki ang naging contribution nila sa paghabol sa kapangyarihan ng Emperor. Pagkatapos ipaliwanag yun, nagtatakang nagtanong si Takauji kung bakit sobrang determinado nito ni Shino na kunin ang kanyang buhay, kung saan sumagot si Shino na darating daw yung panahon na pagtataksilan din ito ang Mikado, kaya kinakailangan niya daw na dumihan ang kanyang mga kamay para sa kakanyang tatay. Tumalon si Shino pababa ng bubong, at nagsitalunan din doon ang kanyang mga kasama para sumugod. Sumigaw naman yung mga kasama ni Takauji na depensahan nila ang kanilang lord, pero nang harangan nila si Shino ay madali lang sila nitong pinaghihiwa gamit ang galing nito sa pakikipaglaban. Habang pinapanood ni Takauji ang pagtamba ng kanyang mga kasamahan, ipinaliwanag dito na dahil sa katalinuhan at kakayahan ng kanyang ama na magbuklod, siya ay isang pambihirang prinsipe na mahusay din sa martial arts, kaya't maging ang emperor ay nakita siya bilang isang posibleng tagapagmana. Napakomento naman si Moronaw na walang ibabatbat yung mga goons nila sa lalaking iyon, at dinagdag ni Takauji na yung mga followers noon ay wandering samurai, priests, at rogues, at meron daw yung abilidad na i-attract ang all manner of individuals. Tinawag naman siya ng isa niyang tauhan na nasa kaliwa niya kanina habang nag-stroll sila, at sinabi nito na hayaan niya na yun sa kanya, kung saan pinigilan niya yun at sinabi na siya ang gusto ng kanilang kalaban. In-unsheathed na rin ni Takauji ang kanyang katana habang sinasabi na ang pakikipag-usap ng one-on-one ay ang magre-resolba ng problema na yon. Naglakad na rin siya papalapit sa mga tauhan ni Shino, at napatanong yung isa niyang kasama kung okay lang ba yon, kung saan sinabi ni Moronaw na wala silang dapat ipag-alala dun, at kinakaharap lang naman daw nito dun ang Imperial Shogun at ilang ruffians. Nang mapansin ng mga goons ni Shino si Takauji na papalapit sa kanila ay agad na sumugod ang mga yon ng sabay-sabay, pero sa isang iglap, nakalampas si Takauji sa kanila habang mabilis na pinaghihiwanon ang kanilang mga ulo, na nagpalipad sa mga yon sa ere, at habang lumalapit ito kay Shino ay hiniling nito doon na pakalmein ang kanyang sarili, habang si Shino ay nakatitig lang sa kanya. Habang patuloy ang pagsugod ng mga tauhan niya dito, ipinaliwanag din sa atin na kahit kailan ay hindi nakahanap ng kahit anong openings itong si Shino, kaya ang efforts niya para i-assassinate si Takauji ay laging nabibigo. Madali lang ulit nahiwa ni Takauji na nahiwa ang mga ulo ng sumugod sa kanya habang napapakomento ito sa kalmadong manner na napakarami naman nila. Kita ang gigil sa mukha ni Shino nang makita niyang mamatay ang kanyang mga kasama, at habang hinihigpitan ang kanyang hawak sa kanyang katana at panunood kay Takauji, nagagalit itong napakomento sa kanyang isip na tama ang kanyang instinct, at isa daw itong halimaw na hindi niya pwedeng hayaang mabuhay. Sumugod na siya habang nakatalikod pa yun, at nang tatama na ang kanyang katana dito, ay sa sobrang galing ni Takauji ay pinagpaperi lang nito ang kanyang katana gamit lang ang isang kamay noon, habang nakikipaglaban din yun sa mga kasama niya, at nagkomento pa yun na sandali lang at malapit na daw na sila na lang ang matitira doon. Sinubukan ulit ni Shino na hiwain ang ulo ni Takauji, at pagkatapos ni Takauji na ubusin ang kanyang goons, ay madali nung nasalo ang kanyang katana gamit lamang ang hinliliit ng kaliwang kamay noon, at habang hawak-hawak pa ang kanyang espada ay yumuko yun at nagbigay respeto sa kanya at sinabi na dapat ay maniwala siya dito na unwavering ang kanyang loyalty sa Mikado clan. Dahil doon ay pinagpawisan sa pag-aalala si Shino at napaisip na walang kahit sinong single warrior ang makakatalo doon, pero hindi naman daw siya mag-isa at habang iniisip niya palang na balang araw ay may gagawin yung supporters niya, ay biglang may sumigaw sa gilid nila kung ano yung gulo doon,
At pagkalingon niya ay lumalabas na mga tauhan niya iyon at nabahala ang mga ito dahil nakalabas na ang kanyang blade. Natuwa naman si Shino sa pagdating nila, at agad niyang sinabihan ang mga iyon na tulungan siya ng mga ito sa laban, pero nilampasan lang siya ng mga ito, at kay Takauji iyon dumiretso, at tila alalang-alala ang mga iyon dun habang tinatanong kung okay lang ba ito, at umabot pa sila kahit sinabi nun na okay lang siya, ay nag-insist ang mga iyon na i-examine siya sa loob. Nanlaki ang mga mata ni Shino sa gulat dito, at sa isip niya ay sinabi niya ng mga tauhan niya yon, kaya bakit daw nagpalit yon ng sides? Nang makita pa ng ibang mga tao itong si Takauji, ay tila tuwang-tuwa ang mga ito na mabilis tumakbo papunta dun habang hinahayaan lang ang mga katawang duguan na maapakan nila. Pinaliwanag dito na ang greatest weapon ni Takauji ay ang extraordinary charisma nito na nag-a-attract ng sandamakmak na followers. Nang inig si Shino sa sight na pag-imbita ng mga tauhan niya kay Takauji sa loob ng kanilang base, at sinabi dito na 2 months matapos ang kanilang laban dun, ay nawala kay Shino ang kanyang posisyon bilang Seitai Shogun. Mas nahiligan pa daw ni Emperor Go Daigo ang isang mandirigmang kakakilala niya pa lang kaysa sa kanyang talentadong attack na naging kasama niya sa mga sandali ng kagalakan at kalungkutan. Bago pumasok itong si Takauji ay nilinggan nito si Shino ng may creepy and calm dim honor, at ipinakita dito ang isang imahe na parabang nagsisimbolo ng kung paano nakakaapekto si Takauji sa kanyang mga napapaligiran at kung paano niya nakukuha ang mga loob nun. Kita naman sa mukha ni Shino ang pag-aalala habang iniisip ma hindi dapat papasukin ng Makado ang ganong klase sa kanilang clan, dahil meron daw something inhuman ang nakatago sa katawan nun, ngunit sa huli ay pinapasok Perrin yun. Pagkatapos nun ay bumalik tayo kina Tokiyuki at Yorishige, at nagtaka si Tokiyuki na may strife sa Kyo, at pinaliwanag ni Yorishige na ang military might ni Takauji ay pinipigilan ang kanyang assassination, at sobrang popular daw ng tao na yun. Maski daw ang anak ng Makado ay nakuhaan nun ng pwesto, at hindi daw yun na ng Takauji na dating nakilala ni Tokiyuki. Tinanong din ni Yorishige itong si Tokiyuki kung handa ba ito na harapin ng isang high-level opponent kagaya nun, at habang nag-uusap pa lang sila ay biglang pumasok sa kwarto nila si Ayako, at pasigaw nito na tinawag si Tokiyuki at hiniling na utusan niya si Genba na mag-behave, dahil nalasing daw yun at nagsimula ng gulo, at hinawakan ang lahat ng Shrine Maidens, at ngayon daw ay time threatened nun ang lahat na iihian niya silang lahat, kaya naghanda na yung ibang mga tao doon na ilabas ang kanilang blades, habang si Tokiyuki ay nawiwindang nananapakumento na from the highest to the lowest. Dumating din dun si Kojiro at tinanong kung pupunta na ba sila dun at i-housebreak ang troublesome fox na yun, kung saan nakatameming sumang ayon si Tokiyuki. Pero bago kumilos itong si Tokiyuki ay tinawag nito si Yorishige, at sinabi na binigyan siya nito ng retainers, at paraan para lumaban, at maski confidence ay ibinigay niya daw. Hindi man daw yun ganung kalaki sa ngayon, pero para sa kanya ay kayamanan ang lahat ng iyon. Marahil malawak daw ang nilayo ni Takauji sa kanya, ay hindi siya sisuko doon at ipagpapatuloy na maglikom ng mga kayamanan para gamitin ang mga iyon laban sa kanya. Napangiti si Yorishige nang marinig niya ito at napakumento sa isip niya na si Takauji ang isang indomitable lion, at si Tokiyuki ang rabbit na hindi pa noon napapansin. Habang pinipigilan nila Tokiyuki at ng iba niyang mga retainers si Genba, ay sinabi niya dito na hindi alam ng lion na balang araw ay kakatakutan niya ang maliit na rabbit na ito.